A'udhu billahi samil alim minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma dina wa hdi bina wa ja'alna sababan liman ihtada. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Lahat ng papuri at pasasalamat ay para lamang sa nag-iisang dakilang tagapaglikha, walang iba kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Purihin natin ang Allah, pasalamatan natin ang Allah subhanahu wa ta'ala, tayo ay dumakila sa Kanya, tayo ay lumulhati sa Kanya. Tayo magpasalamat sa mga walang humpay at hindi mabilang na mga biyayang ipinagkalob niya sa atin, mga kapatid. Alhamdulillah, mga kapatid, sa pananampalataya ng Islam, narito na naman po tayo para sa pag-aaral ng ating Arabic language. Okay? Arabic grammar free course, mga kapatid, sa pananampalataya ng Islam. Mashallah, tabarakallah. Tayo po ngayon ay nasa 16 na aralin na po. Mashallah, tabarakallah. Section 2 po ng 16 na aralin. So, alhamdulillah, bago ang lahat po, kukumustahin natin yung mga kapatid natin na nandito sa StreamYard. Kapatid na Khalid Espinosa, kumusta ka na? Sir, kumusta? Alhamdulillah. Kaifa halok, alhal anta bi khairin? Alhamdulillah, ma'am. Kulita nga, ma'am, ustad. Okay. So, dapat magsanay tayo magsalita ng Arabic. Dapat tatanungin kayo ng Arabic, sagutin nyo ako ng Arabic. Paano tayo matutunan yan? Inshallah. Okay. Inshallah, suwaya-suwaya. Suwaya-suwaya. Mapimalum lang yung ano eh, alam. Mapimalang yung alam mo. Okay. Okay, what about ukhti Asniya? Ukhtuna. Ya ukhtuna Asniya. Ya ukhtana Asniya. Assalamu alaikum. Sister Asniya. I think wala pa. Okay. So, mga busy pa siya. So, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang link po ng ating StreamYard, sa sino mang may gusto, ika nga, na pumasok at sumali at maki-join sa ating pag-aaral dito, sa ating live streaming, sa ating pag-aaral sa Arabic, ay nasa caption po ng ating video na ito, ang tinatawag na link ng StreamYard. Pero po, kinakailangan po ay malakas po talaga ang internet ninyo para hindi magkaroon ng problema. Diba? So tulad ni Sister Asniya, putol-putol po yung kanyang yung pagpasok niya, di ba? Minsan na napuputol at minsan ay nawawala. So dito inshallah ilalagay ko yung aking link ng ating StreamYard sa ating public ika nga sa comment section, yan mga kapatid. Okay, sa sino man merong nagmag na nais lang naman, sabi, wala namang sapilitan sa pananampalataya. Diba? Pati sa pag-aaral, ika nga. Diba? Sino man lang may gusto na pumasok at dito at makipagkulitan sa atin dito sa ating StreamYard para sa pag-aaral ng ating Arabic Lesson 16, Section 2 po mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Masha'Allah, tabarakallah. Okay, ano yung nakuha natin? Khalid? Aywa. Namustad. Akhbirna madha akhadna min sabiq. Ad-darsi sabiq, min ad-darsi sabiq. Alam niyo 'yon? Yung ano. Mm-hmm. Naputol ako doon eh, naubos yung ano ko eh. Naputol ako, malis ako. Naubos yung naputol ako, naubos yung data ko. Oh. Okay, condolence sa ano mo sa data mong naubos. So ano man, naka-recover ka na ngayon, nakakuha ka na ng bagong data? Oh, ngayon pamamalakasan na to. Masha'Allah, tabarakallah. Pang isang buwan, masha'Allah, unlimited. Unlimited. Ay, hindi naman. Pero sa totoo lang, mas malakas ang ano, pag sa mga gumagamit ng ano, mas malakas ang ang mobile data, ang data no kaysa sa wifi minsan. Tama sa. So yung mga kapatid ha, so na kung kaya, sino man ang gustong sumali, kinakailangan na malakas talaga yung data niya. Para yung kaya kang ipaglaban, yung ganun ba? Okay, so ating i-welcome si kapatid ni Ali Kamay. Assalamualaikum ya Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Kaifa haluka? Alhamdulillah. Kaifa haluka? Alhamdulillah. Bukhairin walhamdulillah. Aywa. Aina antal an? Aina antal an? Ana fil hadika. Fil hadikati. Fil hadikati. Aywa. Aywa. Mashallah. Ay, hadi o tilka al-hadika ay na Najm. Okay.
Tilkal hadika. Hal hiya hadika fi Riyadh, hadika fi Qasim. Nag-i-echo, Ustad. Nag-i-echo. Hadika, hadika fi... Sino bang nag-i-echo? Sino bang wala namang nag-i-echo. Wala namang nag-i-echo. Okay lang signal. Wa may nag-i-echo, Brad. Bro, wa may nag-i-echo, bro. Walang tatlong apat yung nagsasalita eh. Oo nga, baka no? Sa signal mo, bro. Baka merong dalawa ang ano, dalawa yung dalawang nakabukas. Baka may monitor. Tingnan ko sa settings, baka tingnan niyo yung baka may monitor. Tingnan natin ha. Okay ba? O merong ano? O merong merong ano? Dalaw, merong na merong na Sandali lang. Wala sa akin malinaw, walang nag-iiko, wala. Malinaw. Alhamdulillah. Wala bang nag-iiko? Wala sa akin, wala po, Ustad. Oops, sandali lang ha. Ano kaya ang okay, ganito. Ay, wala na akong narinig. Okay. Ito. Magsalita nga kayo? Pwede ba kayo magsalita, para malaman ko? Alhamdulillah. Walang nag-iiko. Malinaw po. Wala pong nag-iiko. Bakit may nag-iiko? Ito. Salita nga kayo. Bismillah. Meron talaga eh. Ba't sa akin wala, Ustad? Yung sa'yo, bro. Malinaw yung sa'yo. Wait lang. Malinaw sa akin, wala. No, walang echo yung sa'yo. Oh, merong dalawang nag-echo eh. Yung akin, tsaka yung kayo, Ustad. Oo nga, no? Ayan, narinig ko na yung nag-echo. Oh, tingnan mo, may sumasanib. Saan ba kayo nag-echo dito? May sanib yan, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. May sapi na naman. Subhanallah. Okay na? Sa settings. Wait lang. Atin. Ngayon na tuwa. Parang nasa kuweba. Kaya nga eh, baka mayroong nakabukas na ano. Baka nasa cave Hira ka ngayon, Ustad. Wala. Yan natin ah. Wala namang ibang bukas eh. Tani lang ha. Wait lang. Ano ba talaga kuya? Okay na? Okay na dito sa akin. Okay na dito sa akin. Wala nang nag-iiko. Narinig niyo ako. Apo, Ustad. Malinaw. May echo pa rin. Okay, nawala na sa akin. Alhamdulillah. Wait lang ha. Kaya nga, yung sa'yo, bro, malinaw dito. Walang echo. Yung akin, tsaka yung kay Ustad. Yung sa'yo, bro, malinaw na din. Kay Ustad, malinaw. Baka yung sa'yo, Khalid. Dinan mo nga kung ano, sa ipakitin sa'yo. Parang mamahalin yata yung unit. Yung sa'yo at kay Ustad, malinaw. Kaya nga, mamahalin yung unit. Yung namin, medyo ano. Hindi, napulot. Napulot ko lang to sa basurahan, ano, bro. Tinan natin. E di, ano mo, Ustad? I-reset. Wait lang. Masyaallah, malamig na yung simoy ng hangin dito ah. O, sa kasi malamig nga daw, masyaallah. Malamigan siguro yung... Dito, malamig na, Ustad. Ito, okay na? Bakit ganun? Meron pa rin. Ayun. Nag-iiko. Ito. Wala nang iko?
Ayan. Pero may ano, may ano siya, may parang tawag doon. Kuliglig. Hawla wala ko talaga. Kanin. Wait na. Hindi talaga. Refresh mo kaya, Ustad. Inshallah. Pero pag kayo nagsalita, okay naman. Ah, ngayon, okay na. Okay na sa akin. Malinaw na. Taiba, okay ba? Okay na po. Malinaw. Meron pa rin daw sa live. Ba't ka nun? Okay, sandali lang mga kapatid ha. Okay, pag limbawa, i-mute ko kayo muna lahat. Okay, tapos tingnan natin kung mag-echo sa audio. Kung, pag ako lang nagsasalita, nag-echo pa ba? Okay. Wait lang. I-mute ko muna kayo ha. Okay, ganito. Nag-i-echo ba kapag ako lang nagsasalita? Hindi. Hindi na po. Okay, ibig sabihin, okay na. Mayroong nakabukas na device ng isa sa inyo na may monitor. Isa sa inyo nagbukas, nagsalita, isa sa inyo nagbukas ay mayroong nag-i-echo. Ibig sabihin, isa sa inyo mayroong dalawang bukas, nakabukas yung live or nakabukas yung StreamYard. Yung Zoom. Walang Zoom, StreamYard lang. Okay na ngayon, Ustad. Okay na ngayon. Yung live streaming, ayun. Ang ano. Ayun. Ay, si Khalid. Pag nasalita si Khalid, ikaw yung nag-i-echo. Ewan ko ba? Subukan kong ano, mag-auto-stat. Settings mo nga sa microphone mo. Malinaw naman sa akin, Ustad. Malinaw. Pero dating sa akin, yung kay Khalid, nag-i-echo siya. Out ka na lang muna, bro. Tapos pasok ka ulit, inshallah. Pero pag sa iba naman, okay naman. Baka sa signal niya, Ustad. Kick out ko muna si Khalid, ah. Okay. Ganito. Aha! Okay, at isa-isahin ko kayo ha kung alam natin kung ala para malaman ko kung sino sa inyong ano. Okay, bro, bro, buksan mo yung ano mo, bro, micro mo, Ali. Apo, Ustad. Okay na? Narinig mo? Okay po. Malinaw po, malinaw. Ikaw, bro. Pag nagsalita ka, narinig ko yung boses ko, nag-echo. Nag-echo. Ganun ba? So mag-out din ako. Okay, kick out muna kita. Okay, si Laila De La Rosa. Assalamu alaikum, sister. Sister Laila? Wa alaikum salam, Ustad. Okay. Wa alaikum salam. Narinig niyo po ako? Opo. Okay po, wala pong echo. Alhamdulillah. Okay, good. Okay, Sister Asnia. Assalamu alaikum po. Alaykum salam, Ustad. Nag-i-echo ba? Wala. Hindi po. Wala. Okay, good. Okay, check. Ibig sabihin na hindi ka problema. Okay, tapos si Hannah, Sister Hannah, salam alaykum. Wa alaykum salam, rahmatullahi wa barakatuh. Malinaw po ba ang boses ko? Malinaw po, wala pong echo. Ah, okay, good. Check. Okay. Si Sister Al-Hayati Kalbi, disconnected po yung devices po ninyo. Okay, si Ali ang may problema. Si Ali Kamay. Assalamualaikum. Baka headset. Okay, wala ka na bro. Wala na akong narinig mula sa'yo na echo. Binunot ko yung headset ko. Baka yung headset ko ungrounded. Yun. Okay, yun ang problema. Okay, ngayon alam natin ang problema.
Ayan na. Okay. Ayan na. Wala na headset. Nang dadamay pa tayo kay ano. Headset mo lang pala may problema. Headset mo lang pala may problema. Okay. Okay, alhamdulillah. At least, ano. Okay? At least, nakita, okay na ngayon, nakita yung ano. Okay, good. Malinaw. Alhamdulillah, malinaw na po. So, tinatawag ang pansin po natin si kapatid na ano? Kapatid na sino yun? Si Khalid Espinosa, balik na po kayo. Huwag na po kayo magtampo. Bro, malis bro, malis. Okay, assalamualaikum. Aba Farha, kifahalog. Alaykum assalam wa rahmatullah. Alhamdulillah. Okay, nag-iko pa ba? Nag-iko pag wala sa'yo? Okay na ba? Okay yung dating? Okay lang. Alhamdulillah. Okay, si Sister Al-Hayat Qalbi Nur device not connected po. Okay, mag-try po kayo ulit. Okay. Inshallah. So alhamdulillah mga kapatid, tayo ay mag-aral na ulit inshallah subhanahu wa ta'ala. Aralin na ito ang ating pag-aaralan ay walang iba kundi ang the plural form of the simple feminine verbs connected to the pronoun. Sabihin, ito po yung pangmaramihan, okay? Pangmaramihan ng isang feminine verbs, ng isang pandiwa na pangbabae na konektado sa pronoun, konektado sa panghalip. Ibig sabihin, ito yung mga mujarrad al-fi'il lit-ta'nith, okay? Muta'allika bi al-damir. So yun po yung ating magiging paksa, inshallah subhanahu wa ta'ala. But of course, mamaya, yung ating mga exercises, mashallah, maganda, pinaghandaan natin, alhamdulillah. So part po, ano po, section po ito ng ating 16 na aralin ng ating Arabic grammar, free course, mga kapatid, sa Pananampalatayang Islam. So narito po yung ating pag-aaralan, the plural form of the simple feminine verbs connected to the pronoun. Ang example ay ang dhahabtunna. Okay? Yung sabihin natin, yung tinatawag na tunna. Yun yung ating magiging focus. Kasi ang dhahaba, dhahabu, kukuha natin yan. So, hindi natin binagsak lahat ng mga pronoun, ng mga verb na konektado sa mga pronoun para sa ganun ay hindi mabigat sa mga talagang mga nag-aaral, sa mga gumagapang. Okay? Para hindi mabigat. At least, pautay-utay, every section ng aralin ay inisa-isahin natin, binabaybay natin yung mga bagay na ito. So narito po inshallah. So in this part of the lesson, we will learn the conversation of a singular verb to the plural verb. So ito yung ating magiging pattern ng ating pag-aaral. Say from singular verb to the plural verb. Okay? Parang meron tayong ano ba? Sabihin natin tahwil, ika nga, yung bang transformation from the singular verb to the plural verb. Tulad ng mga nauna. Okay? Kaso lang sa ibang mga pronoun, mga panghalip yung mga nauna. Okay, so we have already covered that in Arabic, different letters are added to the end of the original verb. Okay? Welcome po natin si Bay Carmina Basilan. Assalamu alaikum. Bay Carmina Basilan. Anyway, okay? Assalamu alaikum po. Of course, Abu Mariam. Nandito rin si Abu Mariam. Mashallah tabarakallah. Assalamualaikum, ya Aba Mariam. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Aywa, hal anta jadid? Sahih. Ayana. Mashallah. Hanian laka. Okay, tafaddal ma'ana. Okay, si Carmina din, bago din ata ito kasi bago lang yung pangalan sa akin. Waalaikumsalam, Ustaz. Waalaikumsalam tabarakatuh. Okay? So inshallah, makasubaybay po kayo inshallah subhanahu wa ta'ala. I think nanonood naman kayo ng mga live na ng mga una. Sahe? Yung una po, yung iba, pero hindi lahat po napanood. Ah, okay. Inshallah, at least mayroon kayong idea. Okay. Yeah, okay. Nandito is na si Al-Hayati. Alhamdulillah, naging successful ang pag-passbook ni Al-Hayati Qalbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mashallah. Pasensya lang po kanina kasi nasa isang phone ako, hindi ako makakapag-connect. So and then inopen ko po yung isang account ko.
Yes po. O ganun po yung mga first timer, nahihirapan sila mag-connect. Alhamdulillah. Pero at least na meron na kayong idea. Alhamdulillah. Okay? So yun nga po sa sabi natin, so we have already covered that in Arabic, different letters are added at the end of the original verb. And sometimes, even the vowel ending is changed. So alam natin, napag-aralan natin, na kapag pinag-usapan natin ang verb or fi'il or pandiwa, ay nababago talaga siya. Minsan, nadadagdagan yung una, yung original form, yung una which ang tawag dyan is prefix. At minsan naman, ang nababago ay walang iba kundi ang hulihan. Lalo pat kapag may kinalaman sa past tense. Ibig sabihin sa pangnagdaan, sa fi'lun mawi. So pag pinag-usapan natin ang fi'lun mawi o past tense ang isang verb, ay ang nababago ay walang iba kundi ang hulihan. Okay? At depende yan sa kung ano ang tinutukoy na panghalip or damir or pronoun. So in this part, we will only learn to change a singular verb for you to the plural verb. Okay? Ang kusa ng you dito ay tumutukoy sa pangbabae. Okay? Babae from singular form to plural form. You know? So rules, mga kapatid, for the past tense of a feminine verb, para sa sabihin natin ay pang nagdaan o past tense, okay, fi'lun madhi ng isang feminine verb, okay, ng fi'lun madhi, which is ng pambabae, the following rules are applied. So narito po yung rules na kinakailangan ay isakatuparan at kinakailangan i-apply. Okay, kinakailangan i-apply kapag pinag-usapan natin ang fi'lun madhi, sabihin ay past tense na may kinalaman sa feminine verb. Pambabae po, okay? So pambabae muna tayo, ha? Huwag nating munang ihalo si lalaki kasi tapos na nating nakuha yung panglalaki patungkol dito, then sa pambabae naman tayo. Usually, actually, pag tayo ay nag-uusap, sabi natin, nag-uusap natin ng Arabic, bihira lang gumagamit ng pambabae. Diba? Halos ang ina-apply ay panglalaki. Pati yung kausap mong babae, kapag hindi mo nababantayan at hindi ka nakapag-aral ng higit lalo ng mga kaida o kaya ng mga principles ng Arabic, ay yung mga tinutukoy mo doon sa either verb man ito o kaya pronoun ay ginagawa nilang panglalaki kahit pa ang tinutukoy ay babae. Halimbawa, pagkausap ni pulano si babae, sa halip na sabing auntie, anta, anta yung ginagamit. Yan ay sa mga colloquial dito sa, partly dito sa tinatawag na Saudi Arabia o kay Arab countries. Diba? Pag diba, finroh, diba, finroh, kahit pa yung kanyang kaharap babae, finroh. Diba? Na kung saan ay usually panglalaki yun. Finroh. Okay? Pag babae kasi finruhi. Yun po yun pag babae talaga. So, ibig sabihin hindi na babantayan at hindi na a-apply kasi nga lack of sabihin nating information. Okay, well, so hindi nakapag-aral at hindi lang bihira lang gumagamit ng mga verb na para sa pambabae. Yung mga gumagamit lamang nito talaga yung mga nag-aaral talaga at saka yung mga talagang bihasa pagdating sa Arabic. Na kung kaya hindi nababantayan at na namamatay siya. Ibig sabihin ay napapabayaan. Kaya naman sa pamamagitan ng pag-aral na ito ay mababatid natin at malaman natin at mabantayan natin. So narito po yung mga rules kapag pinag-usapan natin ang fi'lun madhi, feminine verb. Okay? Past tense po tayo, ha? Past tense. We're talking about all of the verb na kinakuha natin is past tense, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Now, halimbawa, so we have a fi'lun madhi. Narito po yung tinatawag na fi'lun madhi. At in English translation, so meron tayong al-mufrad. Usually, lagi natin sinasabi al-mufrad. Ibig sabihin na al-mufrad is singular. At meron tayong al-jam'u, plural. Okay? Al-mufrad singular, al-jam'u plural. So, alimbawa, isa sa mga phrase, anti-zahabti. Okay? So, alam natin yung anti. Ang anti, ito ay personal pronoun. Ito ay damir al-munfasil. Ito phrase, ay anti-zahabti. Okay? Alam natin yung anti. Ang anti, ito ay personal pronoun. Ito ay damir al-munfasil. Ito sino ay anti-zahabti. Okay? Meron pong nag-open. May naka-open na monitor. Meron pong naka-open na monitor po sa inyo, sa isa sa mga taga-nanood. Meron pong naka-open na monitor po sa inyo, sa isa sa mga taga-nanood.
Okay, si sino po yung mga bagong pumasok? I think ano? Okay, as doon sa mga nandito sa StreamYard, wag na po kayo manood ng live kasi nasa StreamYard na po kayo kasi nagba-bounce po at nag sinapian yung boses natin, nagpapatong-patong na po yan. Okay? So paki-off po yung live. Dito na po kayo sa StreamYard. Kaya nga nandito kayo para sa StreamYard, kayo para ano mismo direct kayo mga ano sa tinatawag na StreamYard. So paki-off na lang po. Okay, kung nanood kayo ng live, at least yung lesson yung voice, paki-mute para sa ganun ay hindi magkapatong-patong yung boses natin. Hopefully, barakallahu fikum. Okay, ngayon nawalan, alhamdulillah. So, auntie, alam natin, sinasabi natin auntie, ang auntie po ay hindi, of course, hindi siya uncle. Auntie, ang ibig sabihin ng tinatawag na auntie, ito ay personal pronoun na singular form para sa ibabae. Ikaw na babae na mag-isa, auntie. At kapag ating gagamitin ito sa ating verb is dhahabti. Okay, dhahabti. You know? So dhahabti, alam natin, sinasabi lagi natin ang dhahabti, ang original form ng dhahabti ay dhahaba. Okay? Dhahaba. You know po yan, dhahaba. So dhahaba plus ti, kasi ito yung ano po eh, ito po yung kanyang sabihin natin. Yung tipo na ito, ito po yung tumutukoy sa connected ika nga. Okay, which is na tumutukoy sa anti kapag ginagamit natin sa fail or di naman kaya sa pandiwa o sa verb, you know? So dhahaba plus ti equals dhahabti. So ibig sabihin dito, yung huling litra ng original form ng verb ay magiging sukun. Magiging tinatawag na sukun. Pagkatapos noon ay i-attach mo i-attach mo ang T. Kaya nagiging dhahabti. You know, dhahabti. Ibig sabihin, ang attach dito ay suffix, hindi prefix, kundi suffix. Ibig sabihin sa hulihan, sa dulo. Kasi pag pinag-usapan natin ang past tense of the verb, kapag ito ay ginamit natin sa mga pronoun, mga kapatid, ang nababago ay ang panghuli. Okay? Ang panghuling bahagi ng word o ng verb, hindi yung una. Okay? Kasi ang una, ito ay may kinalaman sa present tense. So pag past tense, ang nababago ay walang iba kundi ang panghuli. You know? Kagaya nito, nababago siya, meron na siyang na-add, meron na siya ngayon tinatawag na sabihin natin ay naka-attach, nadadagdag. You know? At ito ay walang iba kundi yung anti na tumutukoy sa, o ti na tumutukoy sa anti. Parang anta, dhahabta. Anti, dhahabti. Ganun po yan. So yun po ay singular form. Now, dadako tayo ngayon sa tinatawag na plural. Ang plural form, mga kapatid, sa pananampalataya ng anti, dhahabti, antun, na since na ang anti ay singular, pag ginawa siyang plural is antun na. Okay? Hindi po antun na, kasi antun na, maranaw po yan. Antun na. So, huwag kaligtaan ang nun syadda. Okay? Nun syadda. So, antun na, hindi antun na. You know? Antun na, at ang plural form ng dhahabti ay dhahabtun na. Dhahabtun na. So, makikita natin dito, tun na lang yung naiwan, yung an na natatanggal kapag ito ay dinikit na at dinugtong na sa isang verb na past tense. Malinaw? Na kung kaya naging dhahaba, tun na. So tun na, of course, papapansin natin dito ang huling litra ng original na verb ay nagiging sukun. Okay? Hindi mo pwede sabing dhahaba, tun na. Kundi dhahaba, tun na. So, laging nagiging sukun po yung dulo para maidugtong ang suffix, para maidugtong ang tinatawag na pronoun. Malinaw? So, yun po yan. So, anti, dhahabti, antunna, dhahabtunna. Now, another rules, when a singular feminine verb is changed to a plural, the vowel ending kasra is replaced with a dhamma on the letter T and a letter nun with a shadda in fatha when it's added as the last letter, so the habati will be changed to the habtunna. So makikita natin dito, kasi yung ti dito, yung ti, the habti, nagiging to. Okay? Pag ito'y pangmaramihan na, tapos additional ng na syadda na fatha, din magiging tinatawag na the habtunna. Okay? So napakadali lang yan mga kapatid sa pananampalatayang Islam. So now, halimbawa, bago tayo isa-isahin natin, mag-ano tayo, meron akong dictionary dito, mamimili ako ng mga verb, you know?
Sino yung mauna? Ali, ikaw na yung mauna. Ali Kamay. So meron akong ano dito, dictionary. May military ng verb. Yung mga kakaibang verb, mga hindi pa narinig nyo sa talambuhay ninyo. Nako. Okay, mauna ka na bro. So meron kang verb ngayon ha. Wait lang ha. Yung hindi nyo pa narinig talaga. Okay, yung hindi nyo makakalimutang verb na itatatak ninyo at ipa-frame ninyo. Saan kaya galong yung verb na yan? Okay. So meron yan mga kapatid. Sandali lang ha. Okay, kapag ang verb na okay. Varaja. Okay? I think first time yung marinig ito. Maging sa mga nakapag-aral, first time yung marinig. Ito po yung verb ninyo ha. So isusulat po natin. Tapos gagawin nyo siya ngayon, tinatawag na sa gawin nyo siyang pangbabae at gawin nyo siyang plural. Okay? Nandyan si Abu. Abu, device at connected. Abu Absal siguro yan. Okay? Ang verb nyo po, ang adverb na para sa iyo po ay Varaja. Oh, huwag niyong kalimutan na yan ha. Varaja. O yan po yung original form. Ika nga, basic form. Default. So, gawin mo siyang pambabae. So, pag ito'y gawang pambabae, ano mga agiging resulta? Anong meaning ng Varaja, Ustad? Mamaya na, mamaya pag-usapan natin ang meaning. Sagutin mo muna yung tanong ko. Okay. Sige. Varaja. Yes. Varaja. Varaja. Felon Mahdi, Ustad, ano? Ha? Gagawin ko siyang Felon Mahdi. Felon Mahdi na siya. Lahat ng mga verb na makikita natin sa dictionary, yan po ay Felon Mahdi. Okay? So, bago ka sumagot, Abu or Absal ata, si Absal ata, Iro, device not connected po ang iyong, ano, ang status ng inyong device not connected. Device not connected. So, ayusin niyo po muna. Kick out muna kita para maayos niyo. At patungkol naman kay ano, pag nag-message si Alhayati Kalbi Norsaila, sa akin hindi ako marinig. Ustas, hindi ako marinig. Hindi kita marinig. Kasi siguro po, paki-check po yung ano po ninyo, yung microphone. Dapat nakasetting sa sabihin natin kung saan nakakonect yung mic nyo po. Dapat nakasettings po yon. Kasi talagang hindi kayo marinig pag ganyan. Okay, nawala. Okay, Ali. O, Varaja. So, gawin mo siyang pambabae, singular form, tapos after that, gawin mo siyang plural. Pambabae, Varaja, Varajaton. Darajat. Verb yan. Bakit darajatun? Ang darajatun ay noun na yun. Noun pala yun. Kasi tanwin. Mali. Mm-hmm. Oh, i-apply mo ngayon yung ano. Paano ba to? Tulad ng ating nakuha kanina. Ano bang nakuha natin? Diba ito? Zahabti, zahabtun na. So gawin mo siya ngayon tinatawag na ganunpat. Okay, okay. Ay, hindi nakikinig talaga si ano si Ali kung anong ginagawa dyan. Okay? Ano yun? Darajati? Darajati? Talagang darajati talaga? Ganito talaga yan? Ali, ganyan? Darajati. Okay? Darajati. Now, darajati. Yan ay singular. Gawin mo siyang plural ngayon. Okay, gawin mo plural ngayon pang babae. Darajati. Plural na sa noun yun na sa noun yung tinutukoy mo eh. Darajaton, ano yung mayroong mahaba na tapos hindi, ano? Darajati, Ustad. Darajati. May alif siya, may alif sa. Ganito ba yung sinasabi mo? Yung sagot ko is may alif kasunod ng gym. Ganyan, daraja. Nakita mo sa ano? Sa screen? Darajati, ganun? Apo, yun yung pagkakaalam ko. Saan mo nakuha ito? Saan mo ninakaw yung word na yan? Saan mo ninakaw yung form na yan? Yung pattern na yan? Ididimanda talaga kita, Ali, ha? Kung saan sa, kung ano, kung ano yung mga, kung ano yung, kung ano, wala, kung wala sa isip ko ngayon, ha? Sumana lang. Sa ano yun? Ano yung ano yan? Ano ba, di ba sabi natin, zahabati, zahabatun na. So, ganun pattern. Bakit mo, saan mo na ko yung darajati? Kailan pa nagkaroon ng tinatawag?
Alipat sa mental, kata. Mental block ako eh, subhanallah. Okay, so ipag-isipan mo na mabuti yung pati. Daraj tunna. Daraj tunna. Daraj. Hindi ko nabalikan yung principle, sorry. Daraj tunna. Okay, kapapaliwanag ko lang eh. Okay, si Abu, device not connected po yung inyong status ng inyong device. Device not connected. So, may... so si at si ano at Hasta La Vista Baby. Uy, meron pumasok na Hasta La Vista Baby. Hindi ko alam bakit. Bakit ganoon ang pangalan? Assalamualaikum, Hasta La Vista Idol. Baby. Idol yata yan, Ruben Padilla eh. Assalamualaikum, Hasta La Vista Baby. Na narinig niyo po ba ako? Assalamualaikum. Bakit niyo po hindi kayo nagsalita? Hasta La Vista Baby. Okay. Hindi ba kan nahiya siya magpakilala? Oy, pag kayo ay pumunta dito sa StreamYard ha, pumasok po kayo, wala pong hiya ha, dapat mag-participate lahat. Kung hindi po kayo magpa-participate, mas maganda na umalis po kayo tapos para makuha natin yung iba't makapasok. Linaw? Yan po yung condition natin. So anong say-say pag na napasok kayo rito? Pagkapalan na dito, pagkapalan. Linaw? So yun po yan, ha? So dapat lahat kayo ay magpa-participate. So dito, ang ibig sabihin ng daraja, ito yung word mo, Ali, wag mong kaligdaan yan. Daraja, ang ibig sabihin ng daraja is to stain. Ibig sabihin, to stain with blood. Ang ibig sabihin ay mansahan or batikan ng dugo. Okay? Daraja. Batikan mo ako ng dugo. Okay? Mansahan mo ako ng dugo. Yan ang sabihin ng mansahan ng dugo or mansahan ng dumi. Ano man, daraja. Linaw? So, daraja. So, huwag mong kalimutan yan ha, kasi magagamit mo yan sa mga susunod na mga exercises, inshallah, subhanahu wa ta'ala. Okay. Inshallah. Bismillah. So, ayun, umalis na tuloy si ano, si Hasta La Vista Baby. Okay, kapatid, pasensya na ha, kung ano, kasi pag sasali tayo sa stream, yung kinakailangan ay ano, lakas ng loob, ika nga, huwag mahiya, kasi hindi naman kasalanan ito eh. Diba? Okay, si tawagin natin si Sister Laila De La Rosa. Assalamualaikum po. Waalaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Okay, so narito po yung word ninyo na ngayon nyo lang po marinig sa talambuhay ninyo, which is verb, at yun din ang tinatawag na gagamitin po ninyo. Inshallah subhanahu wa ta'ala. Okay, sandali lang po ha. Inshallah po. Okay, so iaris muna natin to. Ang word po ninyo ay kah-kaha. Okay? Kah-kaha. So yun po yung word ninyo. So ang gagawin po ninyo ngayon, gawin mo siya ngayon pambabae, which is singular form, na auntie. Ang katumbas ng pronoun is auntie. At gawin siyang plural na ang katumbas ay antun na. Paano po siya gawin? Kah, kaha. Kah, kaha. Kah, kaha. So ano yung... Okay, ganito ha. Pabigyan kita ng idea. Ang rulings, sabihin natin, ang pattern, ika nga, o ang method. Ang proseso para mabago ang kanyang sabi natin, ang kanyang dulo. Pero tanungin kita, ano ba ang idadagdag dapat yan pag pinag-usapan natin ang anti at i-apply natin ito sa verb? Anong idadagdag is? Pag singular form, pag singular. T. Okay, yun, tinatawag na T. Ay, sorry ha, yan natin. Idadagdag yung T. Pag plural siya, pag plural, ito po singular. Then pag plural naman, anong idadagdag? Papalitan po ng dhamma yung kasra. Ah, o yung fatha kasi yes, siya. From fatha to dhamma, so magiging dhamma po. Dhamma. Tapos ano pa yung idadagdag? Bukod sa tapos to. Tapos po may nun na syadda. Tunan, syadda na fatha. Tunna. Okay? So ngayon, i-apply mo itong verb na ito, kah-kaha, dito sa mga ito. Halimbawa sa ti, papaano siya?
Kahkahti. Ay, kahkati? Wow. Okay. So, ka, ang sagot is kahkahti. Okay? Ti. Kahkahti. Good. Pag dun na? Kahkatun na. Okay. Kahkatun na. Kahkatun na. Okay. Kahkatun na. Mashallah tabarakallah. Okay, good. So, ang tanong, alam niyo po bang ibig sabihin ng kahkaha? Hindi niyo alam? Parang ano, parang umuubo. Umuubo? Di ba yan kape? Okay. Di ba yan kape? Sirit na po. Kahawa, okay. Ang kahka po, ito ay verb ng ibig sabihin ng kahis, ibig sabihin to laugh loudly, humalakhak. Ah, mashallah. Okay po. Ah, from niya, the from ano po yung ano niya? Ano po yung parang yadhak ganun? Mas matindi kasi ang yadhak, maaring yadhak, maaring siyang tumawa na sabi nating pabebe na ano, pagtawa. Pero itong kahka talaga, ito talagang halos makita yung ngala-ngala. So pag halos makita yung ngala-ngala, kapag tumatawa ang isang tao, ang ginagamit na word dyan is yung kahkaha. Sa halip na dahika. Root word, Ustad. Anong root word? Pinaka-root word niyan. Okay, ang root word niyan, mga kapatid, ay kahkahatun. Ang root word is kahkahatun. So hindi ito pala siya related dun sa dahik. Dahik. Kahatun. Yan po yung kanyang root word. Kahatun. Okay. Kahatun. So, huwag nyo kalimutan yung verb nyo yan, ha? Kahkaha. Limbawa, limada kahkahti ya Fatima tu. Diba? Bakit ka tumawa ng malakas? Ibig sabihin, to burst of loud. Ika nga. Yung sa English yun yun. Ibig sabihin, loud burst of laughter. Yung talagang matindi yung tawa. Yung bigla na lamang tatawa siya. Na malakas, sobrang lakas, na parang para siyang uugong yung kalupaan, ganun yun. Outburst laugh. Yeah, yun po yan. Parang outburst. Yung tinatawag na lul, laughing at loud. Oh. Okay. Yung okay tinatawag na lul. Okay, malakas na tawa. Yan yung sabi ng kahaha. Okay, huwag niyong pangkalimutan yan, ha? At least, mas maganda yung ganito kasi para magkaroon tayo ng mga additional na vocabulary. Okay, additional na vocabulary. Malinaw? Okay po. Okay. Tawagin natin ngayon si kapatid na Sister Hannah. Assalamu alaikum po, Sister Hannah. Wa alaikum salam. Assalamu alaikum. Okay, ito po yung sabi natin. Ito po yung ano sa'yo? Para atang meron na second voice dyan. Okay, wait lang ha. Merong pumasok? Okay, merong pumasok. Game ka na ba? Merong pumasok na game ka na ba? Pangalan niya, game ka na ba? Salam alaikum. Oh, biglang nawala siya. Okay, sa mga hindi pa, ano? Sa mga hindi pa tinawag, paki-off lang po muna yung, ano niya, yung mic. Sa mga hindi pa tinawag, ha? Wait lang po. Maghanap tayo ng matinding verb. Ika nga. Okay. Ito po. Okay. Yan si Gim ka na ba? Assalamu alaikum. Gim ka na ba? Welcome po. Gim ka na ba? Sino pong pangalan nila? Pangalan nila? Gim ka na ba? Magpakilala po kayo. Okay, magpakilala po kayo para ano? Okay, ito po yung sa inyo, Sister Hannah. Wait lang, ano ko? I-aris ko to. Okay, lagi siging ka na ba? Lagi nawawala. Okay, ito po sa inyo po. Basahin niyo po. Sal-sala. Okay, sal-sala. Okay, nang ibig sabihin, sal-sala, ano pa, paano mo siya gawin siyang auntie at saka antun na? Sal-salti.
Aywa, salsalti. Salsaltunna. Okay, mashallah. Okay, ibig sabihin salsalti. Sad po yan ha, hindi po sin ha. Sa mga nanonood. Okay, salsalti. Then, salsaltunna. Ang sagwa mo naman ng verb na ito. Okay. Okay. May mga green-minded kayo ha. Ay, tigilan niyo yung mga pag-iisip ng mga makasalanan na verb yan. Sin naman yan, Ustad. Hindi naman sin. Kasi kung sin yan, masagwa talaga yan. Okay. Actually, merong sin ito. Okay, salsaltunna. Ang ibig sabihin ng tinatawag na salsala ay ito po, ito ay salpukan. Lumagapak. Okay? Yung ibig sabihin ay kumalatok. Maari ding gamit, marami siya, depende po sa konteksto ng phrase, maaring gamitin na lumagapak, maaring sumalpok, at maaring sabihin natin ay ang ano nito ay magdaldal. Okay? Dumaldal. Kaya nga pag madaldal, limada salsalti. bakit ka nagdadaldal, di ba? Hal salsalta, ikaw ba ay nagdadaldal? Okay, so mari po yung gamit ito. So salsala, salsalti, salsaltunna. Okay, yan po yung sabihin, ha? Ibig sabihin ay lumagapag, minsan maaaring kahulugan na sumalpak, kumalansing, o kaya hindi man kaya kumalatok, dumaldal. Yan po yung sa Tagalog. Okay? So good. Nice answer, mashallah, tabarakallah. Okay, tawagin natin si... Sino ba to? Si Gim ka na ba? Gim ka na ba? Gim ka na ba? Kumusta po kayo? Okay. Abu Mariam. Tawagin natin si Abu Mariam. Ayo, Ustaz. Okay. Kapatid na Abu Mariam, narito na po ang iyong tinatawag na verb. Okay? Saan po kayo ngayon na Abu Mariam? Nasa Jeddah po, Ustaz. Dito po sa Jeddah. Okay, good. Ito po yung verb po ninyo. Okay, basahin niyo po. Rak-raka. Mga verb no, kakaiba. Rak-raka. 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 Okay. Talagang mga bago talaga yung verb. Ngayon ko lang narinig. Okay. Marak-raka. Okay. Anong ibi anong sabihin natin? Ano pa paano siya gawin sa auntie at saka antun na? Rak-rakati. Rak-rakati? Ano po, ganito po ba? Rak? Rakati, ganun yan? Okay, rak-rakati, ganun? Hindi po. Sukun yung ano, patay yung ano, yung cup na sunod. Sunod sa okay. Ra. Patay so ano, paano yung basa? Rak-rakati. Okay, rak-rakti, okay? Opo. Rak-rakati. Pag gito yung pangmaramihan, papaano? Rak-rak-tun-na. Opo. Okay. Mayroon dito na nag-message po sa akin yung StreamYard. Someone is trying to enter but the studio is full. Full na po yung studio. Not unless kapag mayroong mag-quit. Okay. So, alam nyo bang ibig sabihin ng kapatid na rak-raka? Rak-raking kita dyan eh. Hindi po study. Okay. Sabihin mo po sa Al-Kamus Al-Mufid, sa Daria Kilong, sabihin po ay ito po ay meron po akong tinatawag na kamus. O dictionary, Arabic dictionary. Rakraka, ang ibig sabihin ng tinatawag na rakraka is khafafa sha'sha'a na kung saan sa English term is to dilute. Ibig sabihin ay palabnawin. Okay? Gawing malabnaw. Halimbawa, rakrakatal ma'a. Okay? Nilabnaw mo ang tubig. Pinalabnaw mo ang tubig, di ba? Rakarakata, di ba? So yung pang ibig sabihin ng rakaraka, pinalabnaw.
Ninaw, naintindihan mo kapatid? Apo, inshallah. Huwag mong kalimutan yan ha, huwag niyong kalimutan yan, yung verb na yan. Okay, tawagin natin si Asnia. Assalamu alaikum Asnia, Sister Asnia. Assalamualaikum, salam, Ustaz. Baba na po, Ustaz, para makapasok yung iba. Ayaw mo na? para makapasok naman yung iba, and then ipanakan. Okay. Sa live ako manonood. Sa live ka manonood, sige, walang problema po. Inshallah. At least nakaano ko. Susunod na ulit. Sige, inshallah po. Okay, sa mga gusto mo sumali sa Zoom, di ko alam, tingnan natin. Eh, buksan ko muna yung Zoom kung baka, kung kukunti lang, isarado natin. Pero pag marami, okay, walang problema. Nandiyan po ha, i-open ko lang yung Zoom para naman hindi magtampo yung iba. Baka mamaya i-unfollow ako kasi nagtampo sila. I-unfollow tayo kasi nagtampo. Hindi pinapasok. Okay, sandali lang po ha. So, narito po yung link. Wait lang. Basta may paraan, walang problema. Gagawin natin lahat para pumat-ano kayo. Inshallah. So, narito po yung ano. Nandito po yung ano, sa ano po yan ha. Ang Zoom link ay nasa comment section po ng aking ng aking page. So, yun po yan. So, please, sa mga gusto pumasok sa Zoom, kinakailangan mag-iba kayo ng pangalan, Islamic name. Hindi ko i-accept ang mga hindi Islamic name. Kasi baka papasok naman tayo ng mga, audubillah, mga shaitan. Assalamu alaikum. Walaikum salam. Yun, nakapasok si Absal. Nakatulog na naman ako, nahuli na naman. Ayun, mayroong si ano, pumasok sa Daria Kilong sa Zoom. Sandali lang po ha, para may share natin ng ano. Assalamualaikum, sa Daria Kilong. Assalamualaikum po. Paki-ano nga po, paki-tawag dyan kung narinig niyo po ako. Paki-sagot po. Wait, baka niya ako makit dyan. Okay, salam. Narinig niyo po ako? Opo, Ustad. Okay, wait lang ha. Ano lang po ha. Ayan natin ha. Ayan natin kung saan yung speaker dapat. Okay. So, yun. So, at sinaling ayan natin. Share natin yung ano. Full. Lang. Assalamualaikum. Salamat yan ba na ano ba? Nakita niyo na po yung ano, yung nakita niyo po yung nasa screen? Opo. Yes. Okay, sandali lang ha. I-drag ko muna itong ano. Ano natin sa ibang ano screen dapat maraming ano screen dapat ang ano bukas. Yan. It's para ano, malinaw. Okay na po, malinaw na po. Nasa Zoom. Yun. Aisha Luntu. Okay, good. Okay, so sinong tinawag natin kanina? Si kapatid na sino yon kanina? Kapatid na Asnia. Sister Asnia, ikaw ba yon? Apa, Sir. Okay. Narito po yung verb para po sa inyo. So huwag niyong kalimutan na kasi lahat ng mga nakuha niyong verb sa inyo ay gawin yung sentence yan sa susunod po. Okay, gawin yung tinatawag na sentence. Okay. Okay, narito po sa iyo kasi kapatid na ano, Sister Asnia. Ra. Pakibasa nga po. Rakado. 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 Rakada. So, papaan mo siya, i-apply mo ngayon yung rakada sa auntie at saka sa antun na. Rakada. Khalid, is muna sa, isailit muna yung ano mo. Okay. Rakada. Paano po? Ra? Rakada. Okay, rakada. Tapos, pag ginawa siyang plural? Rakada.
Rakatun na. Okay, ra dapat emphasize yung yung mad. Ra rakatun na. Okay, rakatun na, rakad tun na. Okay. Alam niyo bang ibig sabihin ng rakada? Sister, alam niyo ibig sabihin? Hindi ko alam. Okay. Ang ibig sabihin ng rakada ay magkarira. Okay, karira. Raise, ika nga sa English term. Raise. Okay? Takbuhan, yon karira, takbuhan, yun po yan. Makipagkarira, makipagtakbuhan, yan po yung ginamit is rakada. Okay, malinaw? So, makipagtakbuhan. So, don't forget that verb, kasi ang verb na yan ay gagamitin mo sa jumla, jumla mufida, ibig sabihin ay complete sentence, at yun po yung maging assignment ninyo for next episode natin. Para bago tayo mag-umpisa, at least may erase nyo at magamit nyo ang jumla na nakuha ninyo sa sentence. Okay ba yon? Bukas na po. Actually, bukas sa Monday po, kasi bukas meron akong appointed, out of town po ako bukas. So, ano po, inshallah sa Monday, inshallah subhanahu wa ta'ala. So, mayroon pa kayong time para isang 24 hours na sabihin natin ay ano, mag-isip para gamitin. Tuesday. Yes, Tuesday. Yes, sa Tuesday po. Monday yes, bukas. Tuesday po, Tuesday. Okay? So, okay, tawagin natin si, of course, si Abu Farha. Ito, dapat ito yung mga... Yung mga verb na ginagamit dito ay galing sa ilalim ng lupa. Nakahilog na yun. Yung hindi talaga na ano. Okay? Kamote. Ito. Meron akong verb na naalala na tinanong sa amin ng aming sheikh noon na hindi, lahat kami hindi namin alam. Ito yung ano. Krahim nga nito. Pinapahirapan mo yung ano mo ah, relative mo. Okay, ganun lang talaga. Ilang relative ka natin dito. Yan, okay. Nasaan na ba yun? Hindi tuloy na ano? Dito tuloy nakita. Alhamdulillah. Sandali lang, ha? Meron yan. Kala mo, ha? Makakalusot ka sa akin. Okay. So, meron atang ano, wait lang. Okay? Sandali lang, ha? Ito. Tignan natin, ha? Ito is, ito hindi ko makalimutan na verb. Kasi, bumagsak ako dito, eh. Wala, masyadong papasak ka ngayon yan, bro. Okay. So ito sa iyo. Pero madali na sa kanya 'yon. Pero yung alam I'm thinking niya alam yung ibig sabihin noon. Ito po, ito yung sa iyo. Okay. Basahin mo nang walang haraka tapos i-apply mo yung ano? Anti at saka antun na. Ano yan? Ustad, kayan? Ka? Yan po ay fa. Yan po ay fa. At ito yung nun at saka kaf. Mahirap nga. Parang... Afarunaka? No, hindi. Afarunaka. At... Parang Bisaya lang yan. Prangka. Ha? Ano yung tamang ano yan? Anong tamang pagbanggit niyan? Yung ano, yung original na ano niya, verb. Fa yan, fa no? Okay, ito ay of course ito ay hamzatul wasal. Fa, ra, nun, qaf, ain. 1 2 3 4 5 6 sudasi. Yun yung fi'lus sudasi. Ano yung sudasi, Ustad? Ublong? Sudasi, ibig sabihin, ito yung anima ng mga letra sa isang verb. Israel, yan? Hindi ko manos. Ang hirap niya na.
Katandaan natin na ang sudasi o di naman kay sabihin natin ay humasi ay at nagsimula sa Hamza to. Alwasal, ang basa unan niyan is Hamza. If, Hamza? Which is kasra yung ano niya, kasra yung ano, Ewa. Kasra yung haraka. Ifran ka? Uy, masyala, sino sumagot nun? Hala po. Ifran ka. Ewa. Okay, ang ano niyan is if Rangka. Yun. Ifrangka. Okay? Now, gawin mo siya ngayon pag sa anti at saka sa antun na. Ifrangkati. Aywa, ifrangkati. Aywa, ifrangkati. Aywa, tapos? Ifrangkatun na. Okay, ifrangka tunna. Okay? Ifrangka tunna. Alam mo bang ibig sabihin ng ifrangka? Hindi po, Stats. Ano yan? Ang ifrangka, ibig sabihin ay tumalikod ng matinding pagtalikod or kaya ay humiwalay ng matinding paghiwalay. Ano ibig sabihin ng mga matatindi yung mga word natin ngayon, ha? Murtad na pala na okay, matindi. So ifrangka. Dahil ifrangka to angka. Diba? Ifrangka to angka. So ibig sabihin ay umiwalay ako sa iyo ng matinding paghiwalay. Okay? Ayun. Basta di daw makapasok si Estes Aisha is na yun. Ano, nakapasok na po siya. Na-admit na po siya. Admit? Yes, na-admit na sa ano? Hospital. Dito sa ano daw na Zoom. May pinhel. Okay, tawagin natin si ano, tapos sa si ano, abora si Game ka na ba? Ito curious ako kay Game ka na ba? Assalamualaikum, Game ka na ba? Assalamualaikum po. Pakilinaw po yung pakilinaw po yung boses. Assalamualaikum. Alaykum assalam, Ustad. Ano po yung pangalan nila? Kahit alias lang po, kahit po ano, abbreviation ng pangalan po ninyo, kaysa Game ka na ba? Manguda po. Okay, Manguda. Ay, sis, kapatid na Manguda. Ikaw pa, bakit Game ka na ba yung nilagay mo na ano? Okay, pangalan. Okay, kapatid na Manguda. Kulit ng kasama ko kanina. Ah, okay. So narito po yung tinatawag na verb, verb niyo, ha, na para sa iyo. Okay? Opo, sir. Matindi yung matindi, ha? Gusto ko yung matindi, eh. Okay, wait lang po. Ang hirap maghanap na matindi. Kasi kayo karang... O, yung mga gusto kong word, yung mga mabalasik. Okay, narito po yung word para sa inyo. Basahin niyo po yan. Okay, basahin niyo po. Sorsora. Okay, sorsora. Sorsora. Okay. Ano po, paano po siya i-apply sa ano, auntie? Sorsorsi. Okay, char. Hindi char. Sar, okay? Sar. Ti. Okay, sarsarti. Tayib, sarsarti. Tapos pag antun na? Sarsartun na. Okay, sarsar. Okay, sarsartun na. Malino, mashallah. Alam mo ibig sabihin ng sarsara, kapatid? Hindi ha? Po. Okay, sarsara, ang ibig sabihin ng tinatawag na sarsara, ito ay synonym ng sawata. Ibig sabihin ay humuni. Okay? Humuni, ika nga, tumunog. Ano ibig sabihin yun? Nang sarsara. Okay? Tumunog or humuni. You know? Alam mo na yun. Huwag niyong kalimutan yan, ha? Okay. Sinatawag na humuni or tumunog. Yan ay synonyms ng sawwata, yusawwito. You know? Anong basa dyan, Ustad? Sarsara.
Sarsara. Okay. Yes, sarsara. Okay, sarsarti, sarsartunna, o yusarsiro, sirsaran. Tawagin natin si Kapir. Okay, Abu. Ya, Abu. Amuele. Stad, yes. Yes. Okay, ito na po para sa'yo. Na, ano? Ito gusto ko rin matindi din to eh. Matindi rin to eh. Dapat matindi yung mga ano verb na para sa kanya. Okay. Okay, kumusta ka na? Bakit wala ka nung isang araw? Dani mo. Limada. Limada. Limada takayib dyan na. Namustad? Bakit ka nag-absent nung isang araw? Nakatulog ako, Ustad. Ampun. Okay, Malesh. Okay, ito para sa'yo, kapatid. Basahin nyo. Adala. Adala. Okay, adala. Tapos gawin mo siyang anti, antun na. Adalti. Adaltun na. Okay, adalti. At saka adaltun na. Mashallah. Now, anong ibig sabihin ng anong ibig sabihin ng adala? Diyan tayo talo. Okay, adala. Dalawang klase ng kahulugan ng adala. Unang kahulugan is ibig sabihin pagbawalan ng babae na mag-asawa. 'Yan ang unang kahulugan. Uh-huh. Pangalawang kahulugan ay magkaroon ng muscle, ika nga, to become muscular. Oh, from the word adala. Oh, yun, para mga bodybuilder. Sabi, kung gusto mo maging halturido ang tuadila adalataka, mga ganun ba? Kung gusto bang magkaroon ng mga muscles ang mga katawan mo, mga kasukasuan mo, so yun. So adala, kapag tumutukoy doon sa, sabi nating magpapalaki ka ng muscle o magpapalagay ng muscle, by any means, ang tawag is adala. Okay, ang verb na root word is adala. Ibig sabihin dito, adala is to be or become a muscular. Okay, to be or become a muscular. Pangalawang kahulugan ng adala is to prevent a woman from marrying. Oh? Pabawalan ng babae na mag-asawa. So adala ang ginamit na word. Halimbawa, udhilatil mar'ato. Sabi, pinagbawalan ng babae, aninika, wanizewaj. Pinagbawalan ng babae na mag-asawa. So yun. Adala. Linaw? Hello, Ustad. Yes. Yung word din na ta'dil, ano ba yun? Dad ba yun o dal? Ta'dil? Ta'dil? Oh. Yung ta'dil na, yung change, ibig sabihin na, palitan. Palitan? Oh. Ta'dil, ada yun, ayin. Ta'dil. Ganun yun. Ah, dal pala siya. Hindi siya dad. Okay. Tawagin natin si Khalid Espinosa. Ay, tapos ka na po. Tapos ka na, hindi pa. Bro, ikaw na sumagot, bro. Si Bro Ali, saan? Ngayon, sad. Anong may paglilingkod ko? Dito lang, nakikinig sa mga matitindi. So ikaw na kapatid na ito yung verbs ay ito yung tinatawag na verb mo para sa iyo. Okay? Special. Ito yung special na verb, ika nga. Wait lang. Tindihan mo yan, Ustad. Tindihan mo yan. Matindi yung talaga mahihilo siya. Hindi makabahon. May handang bunamin yan. Hindi yan mahihilo. Call a friend. Okay. Ito sa'yo. Okay. Basahin mo. Ano yan? Karra'a. Aywa. Karra'a. Karra'a. Okay. Paano mo siya i-apply sa auntie at saka sa antun na? Karati. Oops. Hindi karati ha. Mali. Mag-ingat ka sa Karati. Mali. Karati. Ha? Shadda.
Okay? Ibig sabihin niya eh. Okay. Kar-ra-ti. Kar-ra-ti. Tapos pag-antun na? Kar-ra-tun na. Kar-ra-tun na. Okay. Masyarat na rakala. So, alam ibig sabihin ng kar-ra? Past tense ng ano? Ikra? Inabot? No. Hindi po yan. Okay, ayan po ay ang karaa, iba yung karaa sa karaa. Ang karaa, yun yung tunak, or ibig sabihin ay kumatok. Pero kapag nilagyan siya ng tinatawag na, nilagyan siya ng syadda, na iba yung kahulugan. Okay. Pag walang syadda, karaa, ibig sabihin karaatul baba, ibig sabihin ay kinatuko yung pintuan, pero pag karaatu, karaatul walada, so magiging yung kahulugan. Hindi na siya tinatawag na pagkatok. Karaatul waladal kusul. Gidukol. Okay. Ha? Gidukol. Hindi. Karatul waladal kusul. Kasi yung bata na yung anak. Hindi naman yung pinto. Ano po yan ha? Kasi kapag ano po yan, kapag walang haraka yan, halos ganyan, karaa. Okay? Karaa siya. Karaa. So, karaa, iba ang kahulugan ng karaa sa karaa. Kasi ang karaa, mayroong tinatawag na syadda, at ito ay walang syadda. So may iba yung kahulugan. Ang karaa, ito yung pagkatok, kakatokin yung pintuan, halimbawa, karaa yung ginagamit. Pero pagkaraa, nagkaroon ng syadda yung ra, na iba yung kahulugan. Napakalayo. Ang ibig sabihin nito mga kapatid is to pagsabihan. Okay, to scold or to chide sa English term. Or to provoke. Yun ang ibig sabihin ng karaa. Ibig sabihin, nabago na yung meaning. Yes, ang mabago yung kahulugan. Yes, to yung sa English blackmail? Is to rebuke. Ay, hindi siya, blackmail. Mahirap. Ustad, mahirap naman pagsabihan yung ano. Mahirap pagsabihan yung pinto. Kaya nga, ibig sabihin paggalitan. Ang ibig sabihin ng karaa, paggalitan, ika nga, or pagsabihan. Yun ang ibig sabihin nun. Yan ang karaa. Yan ang karaa. Yan ang karaa. Malinaw? Okay, Ustad. Okay, tawagin natin si kapatid na ito bago, si Runrun. Assalamualaikum, Runrun. Waalaikumsalam po, Ustaz. Waalaikumsalam, alhamdulillah. Bago kayo dito? Opo, Ustaz. Welcome, mashallah tabarakallah. Okay, sana huwag kang magsawa. Okay po, Ustaz. Okay, saan ka ngayon? Dito po sa Riyadh. Riyadh, mashallah tabarakallah. Okay, kumusta ang coronavirus dyan sa Riyadh? Alhamdulillah, medyo ayos na. Alis na. Alhamdulillah. Okay, good. Narito, inshallah, malis sa lahat to. So, dito po yung verb para sa'yo, kapatid. Okay? Linaw? Okay po, Ustad. Ito yung verb. Yan na sa... Yung madali lang, Ustaz. Meron ka pang request, ha? Ayan. Kasiha. Good. Kasiha. Now, ang ibig sabihin ng kasiha, mamaya ng kasiha, mamaya ibig sabihin nun. Kasiha. Okay. Tapos, ano pa paano siya pagiging anti at saka antun na? Paano mo siya gamitin? Kasi hati. Oops, mali. Kasi hati. Mali. Kasi hati. No, mali. Ano bang sabi natin ngayon ang procedure, ang pinakadulo ang pinakadulo ng ang dulong ang litra na pinakadulo ng isang word ay gagawing sukun. Kasihti. Aywa, kasihti. Tapos kasihtun na. Aywa, that's the rules, ha? Ganun eh. Ganun sabihin natin. Ganun pagkikitunguan ng lahat ng verb. Okay, malinaw. Gagawing sukun ang dulo, mga kapatid. Tapos saka i-connect yung tanatawag na titun na at iba pa. Malinaw? Okay, now dada ko na sa kahulugan ng kasiha. Ang kasiha, ito'y ginagamit sa medical term actually. Ang kasiha, ibig sabihin ay ano yung tanatawag? Lumpuin. Alam mo yung lumpuin? Pilayin. Baliin.
pulong baliin, ika nga lumpuhin, pilayin, bad baliin, pinsalain, salamtain, mga ganun ba, baldahin, pilayan. Okay, yung ibig sabihin ng kasehti, kasiha. Pero pagkasaha, iba naman yung kahulugan. Okay, meron ang pagkakaiba lang ng tinatawag na ano is fatha at kasra lang. Pagkasaha, ang ibig sabihin ng pagkasaha is walisin. Di ba? Mm-hmm. Yes. Parang, kasaha, walisin. Ika nga, walisin. Or kaya sabihin na, ha? Walisin. Sa ano pa sa English is to sweep, di ba? To sweep, mga kapatid. Yan ang ibig sabihin nun. Miknasah. Okay, alisin ang basura. Alisin ang tinatawag na basura. Now, pag ito ay fatha, kasaha. Pero pag kasiha, pilayin, lumpuin, diba? Salantain, o kaya sabihin natin, anong kanina? Sabi natin, yun nga, ipinsalain, o anumang katulad nito. Malinaw? Yun ang ibig sabihin nun. Tapos, matindi, diba? Matindi na lang. Matindi yung meaning na ito, Ustad. Pwede ito i-apply sa bitong kong anak kasihta. Kasi. Okay, alimbawa ngayon na, alimbawa ana kasihti. Kasihto. Kasihto. O nilumpo ko, nilumpo ko. Pag iba naman pag sabing kasihto, sabihin ako'y nalumpo. Pero pag sabing kasahto, nilumpo ko. O kasihto na nilumpo ko. Okay, pag sabihin ko sa'yo, nalumpuhin kita. Sabihin ko sa anak kasihta. Mali 'yon. Pag kasi ang ginagamit mo is present tense dapat, hindi talatang na past tense. Kasi lulumpuin kita, hindi naman pa past tense yun eh. Present tense naman, future tense naman yun eh. Paano okay, magano mag-present? Ana, aksaho ka. Ano ba? Sabihan ko yung bisyon. Sabihan ko yung bisyon ko bukas. Okay. Tawagin natin itong nasa Zoom. Aisha Isnain, salam alaikum. Ikaw na po, Sister Aisha. Okay, ikaw na po ha? Okay. Inshallah po. Yung mga taga-streamer, narinig yung boses ni nang nasa Zoom? Opo. Narinig ko, Ustad. Malina, mashallah. Okay. So ito po yung verb nyo po para sa inyo. At least para ano, magkaroon tayo ng sabihin natin ano, mga dagdag na ika nga sabihin natin vocabulary. Mga vocabulary. Actually, maraming mga vocabulary. Dapat tama yan. Lang, vocabulary. Sulat. Ito, sister, ito para si wait lang po. Nasa na yun, nawala. Hindi lang po ha. Okay. Ito po yung para sa inyo, sister. Mahirap na word at lahat sa hindi nang alam ha. Ano? Ano po yon? Sige, sister, is nine. Kaya kong palapit. Falfala. Okay, mashallah. Paano gamitin sa anta at saka sa antun na? Falfalti. Aywa? Falfaltun na. Aywa, mashallah. Okay. Falfalti, falfaltun na. Alam mo yung sabihin ng falfala po? Hindi po, sir. Pero yung word na filfil, alam niyo yung filfil? Opo. Anong ibig sabihin ng filfil? Yung ano, chili. Sili. Yes, usually, paminta or sili. Okay? Na pag sinabing falfala, yun yung verb ng filfil. Falfala. Okay? Yan ang verb na filfil. Falfala. Filfil, falfala. Ang ibig sabihin ng falfala is, lagyan ng paminta. Okay, lagyan ng sili. Pwede okay? Kaya paanghangin. Parang ganun. Pahanghangin. Yun, pahanghangin to be hot. Masyara to barakal. Pahanghangin to peep. To peeper. To peep. To peeper ba yun? Okay, to peeper. Okay? So yung pwede sabihin nun. Pahanghangin. Okay? Uriduan of uriduan ufal filo. Uriduan ufal filo. Pahanghangin yata, Ustad. Pahanghangin. Pahanghangin po ang tamang dyan. O lagi ng sili, ika nga. You know?
So, yun po yan. Okay, paanghangin o paanghangin? Hindi ko alam kung paang... Paanghangin. Paanghangin. Okay. Wala yung it. Wala yung unang it. Paanghangin. Okay. Ah, paanghangin. Okay. So, dada ko tayo ngayon kay ano, sa Daria Kilong. Assalamualaikum, Sister sa Daria Kilong. Okay. So po, ito na po para sa inyong board. Masha'Allah, tabarakallah. Itlang. Pala. Okay, pakibasa po. Sister, pakibasa? Ay. Ah, wait lang. Okay. Ayan na po. Ano po? Yan po. Ayan po ay ha. Yan po ay ha. Pahalala. O, yan po ay sukun. Pahlala. Aywa, kahlala. Now, paano mo siya gawing anti at saka antun na? Kahlalta. Oops, anti. Anti po. Ah, kahlalti. Aywa. Kahlaltunna. Aywa, kahlaltunna. Okay, kahlalti, kahlaltunna. Ano mang ibig sabihin ng kahlala po? Okay, pero yung kuhol, yung word na tinatawag na sabi natin kuhol, na ninyo, kuhol. Hindi nyo alam, okay. Ibig sabihin yung po ay... Yung sa palayan lang alam ko, Ustad, yung kuhol. Lagyan ang tinatawag na alcohol. Ang kahlala is lagyan po ng alcohol. Alcohol sa palayan daw. Sa English term is to alcoholize. Okay? To alcoholize. Yes, to alcoholize. Ibig sabihin ay lagyan siya ng alcohol ang isang bagay. Halimbawa, kahlalto at taama. Nilagyan ko ng alcohol ang pagkain. Halimbawa, kahlalto at sharaba. Diba? Nilagyan ko ng alcohol yung tinatawag na inumin. Diba? So, yan ang pinamit. Kahlala. Ano ba yun? Yung sugat din ang kuhulan. Okay. Kahlal to ala alaljurh. Alaljurhi. Ibig sabihin na nilagyan ko ng alcohol ang tinatawag na sugat. You know? So, yun mga kapatid. Okay? Yeah. At least, meron na kayong new vocabulary na hindi nyo, huwag nyo kalimutan yung mga vocabulary na kuha ninyo. At inshallah, by Tuesday, gamitin nyo yung word na yan, yung vocabulary na yan sa complete sentence. Malinaw? Patay. Okay. Yung mga nakuha ninyo yung tinatawag mo? Inshallah, bismillah. Okay, dadako tayo. Ipagpatuloy natin yung ating sabihin natin, ang ating explanation. So, meron tayo ditong sabihin natin mga halimbawa ng mga examples natin mga kapatid. So meron tayong gender of verb, al-mufrad, al-jam'u. Al-mufrad, al-jam'u, singular. Okay, wait lang. At saka singular at saka tinatawag na plural, singular, plural. At meron tayong Arabic sentence, din English translation. Okay. So, pakibasa, kapatid na, okay, kapatid na Laila de la, Sister Laila de la Rosa, fadali, ikra'i. Assalamu alaikum, Sad. Maliit po yung ano, hindi ko masyado makita. Okay, so i-zoom po natin. Ayan po, sige. Okay. Anti dahabti minal madrasati. Aywa? Minal madrasati. So anti dahabti minal madrasati. Ano po yung ano po yung ibig sabihin nyo sa ating wika? Anti-dahabti minal madrasati. Sa English po? Kahit sa Tagalog. Kahit sa Bisaya. O Tagalog. Sige po, Tagalog. Ikaw ay dumating mula sa
paaralan? Zahabti, hindi po Zahabti ang dumating. Zahabti kundi umalis. Ah, umalis. Ikaw ay umalis sa paaralan? Okay, actually, pero depende yan sa tinatawag na kasunod na preposition. Kapag ang kasunod na preposition ay in, ang ibig sabihin is dumating. Pero kapag ang preposition ay ila, ibig sabihin ay umalis. Okay? Okay. So, actually, ang zahaba talaga is umalis to go. Okay, pero yung kahulugan niya depende sa tinatawag na kasunod na preposition. Kasi minay, kasi naman pwede na ikaw ay umalis mula sa tinatawag na, sabihin dumating ka mula sa, sabihin natin ay madrasa. Pero maaaring po man pwede na, maaaring pwede din na ikaw ay umalis mula sa tinatawag na madrasa. Okay. Depende sa konteksto ng ano po yan ang pangungusap. Pero pagpalagay natin na ikaw ay umalis, ibig sabihin ikaw ay umalis mula sa tinatawag na madrasa. Okay? Kung ating, okay po. You went from the school. Okay, you went from the school. Okay, pag ginawa mo siyang plural, paano po sahin po? Antunna dahabtunna minal madrasati. Okay, good. So, makikita na po natin dito, from anti to antunna, from dhahabti to dhahabtunna. Of course, ang kinalmadrasa, hindi na kailangan baguhin pa kasi wala namang kinalaman yan doon sa nauna na kailangan baguhin. Okay? So, ganun mag-change ika nga from singular form to plural form. You know? So, ang dapat lamang napaguhin ay yung babaguhin. Anti dhahabti at saka antunna dhahabtunna, yung the rest ay hindi na kailangan baguhin pa. Okay? Not unless kapag okay. Kabahagi ng nasa unahan. Okay, tapusin natin si Sister Hannah. Sister Hannah, salamu alaikum. Alaikum salam. Okay. So, sa mga nag-message sa akin yung StreamYard, someone is trying to enter but the studio is full. Punta po kayo doon sa Zoom po. O, ang Zoom ay open naman po yung Zoom. Okay. Sige po, basahin niyo po Sister Hannah. Al-ghurfati. Okay, kharajti min al-ghurfati. Tapos pag ano po, pag maramihan? Kharajtunna min al-ghurfati. Ligyan niyo po ng kahulugan, ano ibig sabihin ng kharajti min al-ghurfati? Lumabas ka mula sa kwarto. Okay, mula sa kwarto, okay? Lumabas ka. Ang kadito na tumutukoy ay tinatawag na babae. Ikaw na babae na mag-isa. You know? So good, mashallah. So tawagin natin si, ano po, si kapatid na Ali Kamay, Fadali, Fadal. Naam, Ustad. Aywa, ikra. Aywa, ikra. Bismillah. Ya bintu, jalasti ala kursiyi. Kursiyi? Ala kursiyin. Aywa, ala kursiyin. Aywa, ala kursiyin. Pag marami. Ya banatu, jalastunna ala kursiyin. Okay, ala kursiyin. Okay, anong ibig sabihin ng ya bintu, jalasti ala kursiyin? Anong ibig sabihin? Ya bintu. O anak na babae. Aywa. Aywa. Umupo ka doon sa upuan. Ikaw pag sabi umupo ka, parang pinag-utusan mo yung babae, yung anak mo. Umupo ka, ibig sabihin ay pinag-utusan mo yon. So ibig sabihin mo yon. So jealousy ka. Namali. Ikaw ay umupo. Mali yung ano. Ano ba? Kasi pag umupo ka, pautos yun, Ustad, di ba? Pautos, so parang pautos eh. So parang pautos eh. Nagiging kailan na amar yung ano, yung verb. So, yeah, binto. O anak kong babae. O depende siguro yan sa pag-deliver. Nakaupo ka. Yun. Nakaupo ka. Okay. Sa may upuan. Okay, sa upuan. Okay, sa upuan. So makikita natin dito, ya binto. Paki, ano kasi nagbabounce bro.
Okay, yan. So Yabinto, from Yabinto to Yabanato. So makikita natin dito kasi ang singular form ng ang plural form ng bint ay Banato. Okay, Banato. Si Jalasti, Jalastunna. Ala kursi, hindi na siya nababago. Sa walang kinalaman doon sa nauna. Anina? So kung ano yung mga dapat baguhin, yun lamang. So Yabinto, Yabanato, Jalasti, Jalastunna, ala kursi, yen. Okay? So malinaw, hope na malinaw itong mga pinigay natin ng mga halimbawa, mga kapatid. Now, meron tayong exercise, mashallah tabarakallah. So sa exercise na ito mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, okay, sa ikra'il mithala thumma hawwilil jumalal atiyata mithlah. Ibig sabihin is read the example and then change the following sentences in the same manner. So ito yung mga haling ano natin na ibig sabihin dito, basahin nyo raw yung mga given examples, tapos ay baguhin sa parehong pamamaraan. Okay, for each of the sentences, write or cite out the full sentence using the words below and include the vowel marks. Okay, ito po yung halimbawa. So meron tayong tinatawag na halimbawa. Okay, halimbawa is al-mithalo. An anti dhahabati ilal mustashfa. So ang sagot ay antunna dhahabatunna ilal mustashfa. So ganun lang po yung pattern ha sa ating exercise. Ganun lang yung tinatawag na pattern. You know? So ngayon tawagin natin si kapatid na Asnia. Sister Asnia? Yes, Ustad. Okay, basahin niyo po muna saka niyo bigyan ng tinatawag na sabihin natin ay sa kanya bigyan ng okay ng kasagutan. Anti Jalasti ala masjid masajad. Mhm. Masajad. Wala pong mim. Ala sajadati. Sajadati. Ala sajada, paano po 'yan? Ala sajada. Sajadati. Okay, bakit sajadati? Dahil po sa ala. Okay. Arpoja. Okay, basahin niyo po nga po ulit ito lahat. Anti jalasti ala sajadati. Okay, good. Oh, sa ano yung magiging sagot? Antunna. Ayaw ba? Antunna. Jalastunna. Aywa. Ala sajadati. Okay, ala sajadati. Okay, tignan natin, reveal natin. Okay, antunna, jalastunna, ala sajadati. Mashallah tabarakallah. Okay? Ano mang ibig sabihin nun? Antunna, jalastunna, ala sajadati. Kayo? Ay umupo on the sajada sa okay. Prayer mat. Carpet. Okay. So, ang kayo dito, sinong tinutukoy na kayo dito? Kayo na mga? Mga babae. Mga babae na? Okay. Kayo na mga babae na pang na marami? Opo. Okay, good. Mashallah. Ngayon, dadako tayo ngayon kay ya Aba Farha. Ikra. Aywa, Aba Farha. Aba Farha, aywa. Having trouble. Anti. Aywa. Dakhalti. Anti dakhalti al-fasl. Fasli. Fasli? Eh, anti dakhalta. La, anti dakhalti al-fasla. Kumprim, anti dakhalti. La. Nakaitin. Okay, anti dakhalti. Al-fasla. Okay, anong sagot? Aywa. Antunna, dakhaltunna, dakhaltunna, al-fasla. Okay. Antunna, tingnan natin. Antunna, dakhaltunna, al-fasla. Anong ibig sabihin nun? Ikaw na babae,
ay okay. Pumasok sa room. Sa room, okay, good. So tawagin natin na okay. Pwede tanong? Yes. Ano po 'yon? Bakit naging pasla, hindi siya paslo? Ikat itanong ko sa iyo ngayon, bakit siya naging fastla at hindi naging fastlo? Yan na mapulol bi. Okay. Masagutin mo nga. Mapulol bi siya. Okay. Mapulol bi. Okay. Ano ba yung ano? Kasi ito ah, ito sa, ano ba yung mga pangunahing kadahilanan kung bakit nagiging accusative case ang isang word? Bakit nagiging fatha siya? Dahil may fa'il, fi'il. Okay. So, dahil siya'y tinatawag na maf'ulun bih. Isa yun sa mga pangunahing kadahilanan. Nagiging, nagkakaroon ng sabihin natin accusative case or mansub ang isang isim dahil sa maf'ulun bih. Lalo pat kapag merong involved na isim, na verb at saka fa'il. Fa'il at saka fa'il. Okay. So kaya naging ano yan? Good review. Okay. Okay? Okay ba? Barakallahu fiik Ustaz. Okay, tawagin natin si Game ka na ba? Okay, ikaw na kapatid na mangutang? Paano niyo bro? Mangutang po. Mangutang, okay. Bakit, ano mo kasi, ibahin mo kasi yung ano mo, pangalan mo doon. Okay. Bakasahin mo tapos sagutin nyo. Okay po. Antif, dahabati, ilap tabibi. Okay, antif, dahabati, ilap tabibi. Bakit tabibi? Sapagkat yung tabibi ay ang Tagalog nito. Dahil may preposition sa unahan ng tabibi. Okay, ibig sabihin na una siya. Okay, nauna siya ng harful ja, tayib. So anong magiging sagot? Antunna zahabtunna ila tabibi. Okay, so mashallah. So anong kahulugan? Anong kahulugan ng antunna zahabtunna ila tabibi? Kayo mga babae kayo. Grabe. Grabe naman pakapag kayo ka, grabe. Babae kayo. May, ano po eh? Napaka-hard po naman. May galit ka nata sa mga babae ah. Di kasama na di ako sa isang kasabik. Okay. So yung sabihin, kayong mga kababaihan, kayong mga kababaihan, ay kayo, sila ay pumunta. Okay, kayo ay pumunta, hindi sila. Kayo mga kababayan ay pumunta sa pabibi, bimana doktor. Doktor. Okay, good. Masyaallah tabarakallah. Okay, tawagin natin si Absal. Si Absal? Yes, Ustad. Okay. Kayo na? Anti. Aywa. Rasabti. Aywa. Fil. Aywa. Fil imtihan. Fil imtihano. Imtihano, imtihana, imtihani. Imtihani. Tayib. Okay, anong sagot? Antunna. Aywa. Rasabtunna fil imtihani. Aywa. Okay, diyan natin antunna rasabatunna fil imtihani. Okay, ano yung anong kahulugan ng antunna rasabatunna fil imtihani? Ang imtihani alam ko pero ang sabtunna hindi ko alam. Ano yan, Ustad? I think yung alam niya makaka-relate kanya kasi na-experience mo rin 'yan. nahirapan. Bumagsak. Ah, bumagsak. Ah, okay. Kayong mga kababaihan bumagsak aywa. Sa pagsusulit. Aywa, bumagsak kayo sa pagsusulit. Okay, mashallah. So good. Rasa ba? Yes, rasa the word. Rasa ba? Actually, rasiba ang tawag diyan. Rasiba, yun sa pwede rin kasama. Nadjaha.
Okay, Nadja. Yes, kasalungat ng Nadja. Masya Allah. Okay, tawag, si, tawag natin si ano, Khaled. Aywa na, Mustad. Aywa? Yan, Ikra? Yan na yan? Wow. Auntie, ang yabang mo, ha? Yan na yan? Sana, kanina, ako yung kanina. Ano ba kanina? O sige, sagutin mo na. Alam mo, bonus sa'yo. Sa'yo, bonus, di ka mahirapan. Hindi siya kontento sa listo. Auntie, Minan, Yami, Ati. Okay, anong mga sagot? Antunna, Karajtunna, Minal Jamiati. Anong ibig sabihin? Kayong mga babae. Ang babae kayo, aywa. Kayong mga babae kayo. Aywa. Dumas kayo mula sa ano ba yan? Sa buhay ko. Mula sa? Kailahan? Sa university. Sa university. Jamia. Oh. Universidad. Okay, ikaw na po. Ay, ikaw na sa ano tayo sa Zoom, tapos na sa StreamYard. Okay, kapatid na Aisha Isnain. Namastad. Aywa. Auntie para Darcy. Oops, Darcy mali. Ad Darcy. Take note, ha? Mayroon ditong involved na fail. At saka, aywa, Adarsa. Okay? Maf'ulun bi. Now, ano yung magiging sagot? Antunna, karatunna, darasta. Adarsa, okay. Adarsa. Anong ibig sabihin ng antunna, karatunna, adarsa? Kayong mga babae, nagbabasa ng aralin. Okay, actually pag nagbabasa parang medyo malayo yung salin, nagbabasa kasi ay ginagawa siya. Karatun na is tapos nang gawin. So kayong mga kababaihan ay nagbasa or bumasa. Okay, at tawagin natin si ano? Tawagin natin sa Zoom si kapatid na Sandaria Kilong. Salamat barakat. Aywa. Anti katabil. Aywa. Isot. Anti katabil isot. Ay. Anti katabdil. Anti katabdil. Ayo. Alkista, alkista to, kisata o kisati. Anti katabdil kisata. Kisat, ano po yan? Kisata, kisato, kisati. Kisati po sal. Kisati. Ganun po yan. Ganun kisati. Ganun po. Ay, hindi ko lang saan. Kisata. Okay. Kisata. Okay. So, ano magiging sagot po? Anton na katab. Ay. Sige po. Buros. Okay. Buti may nagsin na. Anton. Antun na? Antun na? Antun na katab. Antun na katab. Aywa? Katab. Katab. In... Aha? Antun na? Aywa? Katabtunnal. Aywa. Kisata. Okay. So, antun na katabtunnal kisata. Anong ibig sabihin nun? Antun na katabtunnal kisata? Hindi ko
Anton na katabton. Ang isa ng katabton na? From the word kataba. I think kitab. Ano yung verb nun? Kataba. Yaktubo. No? Ang akra, ibig sabihin bumasa. Ang kataba is? Sumulat. Yes, sumulat. Okay, so kayong... Sumulat sa kitab. No, ang kisa ta hindi, hindi kitab siya. O kayong mga kababaihan ay sumulat ng... Anong sinulat ng kababaihan? Ang kisa, alam yung sabihin ng kisa? Story. Yes, ng kwento. Okay? Ng kwento. You wrote, sabi nga ni ano, Ding Labi Baginda, you wrote the story. Mashallah. Okay. And, we have, ano, sister, ito bago sa Zoom. MK, salamalaikum po. Okay, sino po? Ano muna ako, hindi muna ako magbabasa, kakapasok ko lang, dito ako marunong. Ah, okay. Sige, oh, sige po, observe lang po kayo. So, walang problema po. Okay po, sige po. Have fun. Okay, Runron, salamualaikum Runron. Salamualaikum, Runron. Waalaikum salam. Okay, basahin niyo po. O, para pong sinapian ng gin yung boses niyo po. Naging robot na. Ano, para siyang ano po, parang robot? Okay. Wala? Kapit. Wala rin. Ay, hindi po talaga maano, maintindihan. Pasensya na po. Okay, wala. Oh. Okay na, sige na, salita ka nga po. Napita. Okay, so okay. Anti Fatati Nafidatu, Nafidati, Nafidata. Nafi. Parang robot, bro. Anna. Okay, siguro yung signal mo ata, bro. Okay, mag-ano ka, balik ka ulit. Ayan natin, ha? Oo, as in talaga, bro. Hindi tayo magkaigihan yan. Okay? Okay. Okay, back to ano? Back to Sister Laisla de la Rosa? Yes po. Okay, kayo na po. Anti patah tin nafidati. Oops, nafidati? Ganon? Not sure po. Okay, tandaan natin may nafidata. Word. Nafidata. Nafidata. Okay, anti fatahati nafidata. So ano yung sagot po? Antunna patahtunna nafidata. Nafidata, okay. Antunna patahtunna nafidata. Anong ibig sabihin ng antunna patahtunna nafidata? Kayong mga babae ay nagbukas ng bintana. Aywa, mashallah tabarakallah. Okay, back to, ano tayo? Of course, Runron, salamualaikum. Okay ka na? Una kayo ng boses niyo? Alaikum salam po. Ayun. Okay po, sir. Malikum. Okay na. Malikum salam po. O, ikaw na ang susunod nito. So, more exercises, revision po tayo. So, narito po yung another exercise natin, ikhtibar. Okay, basahin nyo yung instruction, Runron. Basahin mo yung instruction. Pakibasa. Ikhtaril fi'l al-munasib li kulli jumla. Ikhtaril fi'l. Anong haraka ng fi'l? Sa dulo? Al-fi'li. Ikhtar al-fi'li, ganun. Opo. Tapos? Al-munasiba. Aywa. Likulli. Likulli. Aywa. Jumlata. Jumlata.
Tanungin natin si ano, si Ali Kamay. Ali Kamay, sa palagay mo tama yung kanyang tinularan? Ustad, yung ektar alfiel, sukon yung lam. Sukon yung lam. So dalawa na yung sukon. Paano ba kayo nun? Ektar alfiel, ganun? Ay, sorry. Anong dahilan para maging sukon siya? Sukon na pala yung ano. Hindi. Tama, may mali. Tama, may mali. Mali. Yung fi'il, ustad, ano? Al-fi'lo. So, al-fi'lo. Ganon. Yun lang yung mali. Yun lang yung mali. Sure. Yun lang yung mali. Yung ikhtar, dapat sukun yung ra. Dapat sukun. So, dapat ikhtar, ganyan. Ang dami ng haraka, di na mabasa. Patong-patong na eh. Okay. So, Al-fi'la. Okay, sukon, tayib, tapos? Ikhtar. Al-fi'la, al-fi'lo, al-fi'li, ikhtar, al-fi'la. Al-fi'la. Al-fi'la, al-fi'li. Al-fi'la, tapos? Ikhtar, al-fi'la. Aywa, tapos? Aywa, tama. Al-munasiba. Ano mali? Al-munasiba. Jumlata, ganon. Opo. Final? Opo, final po. Wow, talagang ano ha, determinado ka talaga ha. Final. May mali. Hindi naman ako kukulong ustad, walang pulis dito eh. Okay, mali siya. Sinong gusto mag-volunteer? Ulitin ko po ustad. Ah, sige, ikaw. Ulitin mo. Iwan maya ka na kasi tapos na. At ano, mali ka na eh. Oh. Ustad. Next. Okay, next. Sinong ano? Bago maka... O, sino, ano, sino yun? Sino mag ano? Sino pangalan? Ustad. Ron. Si ano po? Si Game ka na ba? Opo. Okay. Ano ba? Diba pa si Game ka na ba? Wala na. Si Game ka na ba eh? Opo. Okay. Okay. Ikaw na? Hindi ko po. Okay. Hindi po. Ikhtaril. Ikhtaril. Afi'la. Afi'la. Munasiba. Munasiba. Likulli. Likulli. Jumlatin. Jumlatin. That is exactly. That is right. Yan, tama yun. Mashallah, mashallah. Sana all. Okay, pero si actually, Ali, tama kanina. Yung ikhtar, original talaga na sukon. So, balit ka isa kinain. Yeah, LTK usa kinain. Ah, okay. Tama. Pag LTK usa kinain, kailangan niyang gagawing, ano, kasara. Gagawin mo taharika. Okay. Al-fi'la dito. Bakit siya fi'la? Kasi maf'ulun bi. Maf'ulun bi. Tapos al-munasiba. Okay. Yan ay na'at. Na'at ng fi'la.
Ang fe-kalimanot, ang lakibay. Likulli. Naat ng fe-la. Yes, ang likulli is jarwa majrur, wahua mudaf, ang kol mawa mudaf, ten jumlatin, mudafun ilay. Mudafun ilay. Yan. Allahu Akbar. Kasi ang likulli, kaya nga tinditan mo dyan, di ko likullin, dahil nga ay mudaf. At ang mudaf, hindi tumatanggap ng tanwin. Ah, okay, okay. Okay. Sana all. So now you know. Okay, so Ron Ron, sagutin mo itong unang exercise natin, unang ikhtibar natin. Opo, so, Ustaz. So, mamimili ka dito, mamimili ka dito sa mga, ito yung mga given na sabihin natin na ito yung mga given na verb na pagpipilian mo para sa sentence na ito. Kung ano yung dapat na ilagay sa blank mula sa mga pagpipiliang mga fi'il. Lahat ng mga ayan, mga fi'il, ang mga fi'il na ito binubuo ng mudari at saka madi. Opo, Ustaz. So ano yung sa pabasahin mo muna tapos sagutin mo. Hal asdika al-yawm. Okay, so ano yung magiging sagot sa palagay mo? Hal yuriduna asdika al-yawm? Hal yuriduna? Aha. Al-asdika al-yawm? Hal yuridun al-asdika al-yawm? Al-yawma? Al-yawma? Sa palagay mo, final answer? Hal yuridun asdika. Diyan. Opo, Ustaz. Opo. Final. Deal or no deal? Deal or no deal? Deal. Hey, talaga. Wow, masyarap talaga ha. Determinado talaga ha. Tingnan natin kung ano. Okay. Dahabu. Ang kasagutan ay? Dahabu. Kabaltal. Oh. Hal kabaltal asdika al-yawm? Kasi hindi Allah. Hindi ko na yurido na. Kasi pag yurido na, saan yung fa'il? Opo, Ustaz. Samantalang yung asdika, o pakatandaan natin, yung asdika dyan ay mansub. So, siya yung mafulong B. Maful. O, siya yung mafulong B. So, maghahanap ka ngayon ng tinatawag na ano dito ng fail at saka file. Fine. Opo, okay? Stas. Opo. Opo. Thank you po. Okay. Good, ha? So, at least a good exercise so para malaman nyo kung ano yung mga dapat na i-adjust. So, halkabal sa... By the way, bago tayo mag-ano, bago mo ano yun, bago mag sa isang ano, anong ibig sabihin ng hal kabaltal asdika al-yawma? Na-meet mo ba ang yung mga kaibigan ngayon? Okay, ngayong araw? Ngayong araw. Okay, so na-meet mo ba, nakatagpo mo ba o nakasalubong mo ba ang mga kaibigan ngayong araw? Mashallah tabarakallah, okay? So yun po yan, ha? Good. Kabinto. Anong kabilto? Kabilto. Kabilto ni kabilto ni ka. Kasal na yan. Magkakasal. Gusto mo? Magkakasal. Okay. So tawagin natin si kapatid na Sister Aisha from ano po from the Zoom. Sister Aisha, Isnain. Ayo, Ustaz. Kayo na po. Sagutin niyo sa basahin niyo muna bago ibigay ng sagot. So pag mayroong ganito na nga kulay, ibig sabihin ay hindi mo na pagpipilian yan dahil napili na. Okay. Okay. Al-awlado. Al-awlado? Al-awlado. As-safara ila Makkata. Aywa, anong sa anong sagot? Al-awlado. Dahabu. Oops, kung dahabu pa... O sige, sige. Mayana, kung anong final mo. Sige. Yurido na. May humuhunga. Oh, wag sumagot. Sa mga hindi pa natawag, wag sumagot. Wag sumagot para ano, para challenge. Yadrusani. Yadrusani, final answer?
Kola friend. Yari doon na, Ustad. Ha? Yari doon na. Sa isang hindi mo lahat matatama. Yuri, final answer? Yes po. Okay, tingnan natin. Bakit mo na pili yung Yuri Duna? Bakit mo na naisipan? Kasi sa Farah, gusto pumunta sa Makkah. Ah, okay. So, tingnan natin. Masha'Allah. Al-Aulad. Yuridun as-safara ila Makkah. Okay, ang tanong, sino yung file dito? Al-aulado. Yes, al-aulado. Good, sapagkat yung harakan niya is kasi ang file ay kinakailangan ay marfo. Okay? So, saan yung maf'ulun bi? As-safara. Kaya nga ito ay mansub. Di ba? Mafulum bi ay mansub. Okay now. Ila Makkata. Bakit Makkata at hindi Makkate? Di ba may harful jar? Do supposedly, ang majrur ay kasra. So bakit hindi kasra dyan? Okay. Ang tawag dyan is gayro munsaraf. Ibig sabihin ay layon saref. Ibig sabihin ay hindi siya naapiktuhan. Ito yung mga pangalan na hindi naapiktuhan. Okay. Nang sabihin natin ang jar, hindi tumatanggap ng jar. Nang sabihin ng kasra. Good. Mamnu' min as-sarf. Okay. Okay, tawagin natin si Asadria Kilong. Assalamu alaikum po. Ikaw na po. Basahin niyo po muna tapos baka sa kanyo sagutin. Aywa, sister, andiyan pa ba kayo? Alpo at tabi. Nandito pa, wait lang. Okay. Ang lalim ng iniisip ni sister, ah. Sa Pinas. Okay. Sige po. At-tabibatul maridata. Okay. At-tabibatul maridata. So ano yung magiging sagot? One. Two. Cola print. Ayun. May top down na. Ano po yung ano? Pag pinili niyo po? Ha? Ano po? Ra'aytum po. Final answer. Ra'aytum. Final answer. Talagang... Ra'aytum po. Okay. Ra'aytum. Okay, kung ra'aytum, anong ginagawa ng tabiba to? Bakit marfo? Mali. Hindi ba ra'aytum antum? So, ang fa'il ay antum. Samantalang dito, ang tabiba to is marfo. Dapat sa unahan mansub siya. At ang mali natin dito ay mansub. Okay. So, mga kapatid, na ano nasa ano? Tama ba yung ano sagot? Ni sister? Mali. So, anong tama ay? Tuhibbi na. Fahasat. Tanamu. Fahasat. 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 Narayuta. Narayuta. Okay, the correct answer is fahasat at-tabibatu al-maridata. Okay? Ano yung fahasat, Ustad?
Fahas, at ibig sabihin, examine. Fahas, at ibig sabihin, examine. Examine. Pick up. Check up. Check up. Examine. Diba? Examine ng doktorang babae ang pasyente. So, malabo kasi dito, ra'aytum. Kasi ra'aytum is antum. Samantalang ang fi'il ng sentence ay tabiba to. So, dapat yung verb ay para sa kanya. Okay? Sa yung gumagawa ng verb. So, fahasat. Okay? Fahasat. Dahil siya na babae na, which is ang tukoy dito, fahasat siya na babae na, which is tabiba to. Okay? Good. At least good that try. Good try, mashallah. Okay, na ato manutin, Ustad. Ha? Paano? Na ato sa kamanut na ba yan? Yang tabiba? Hindi man. Paano mag-manut sa kanaat? Fa'il yan, pare. Si fa'il at manut. Ang tabiba to is fa'il. Ayan. Tapos ang maridata is maf'ulum bi. Maf'ulum bi. Kasi mansub siya yung maridata. Oh. Okay. So, malinaw. So, kasi ang pinagpipilian dito is verb. Diba? So, malam mo na ngayon, which na, kapag may verb, may, kapag may fa'il, may fa'il. So, ang hanapin mo kasi yung fa'il, ay, ano mo ngayon kung ano yung akma dito sa verb para sa fa'il. So, ang pinakamadali, pag may verb sa kalima, automatic na may mapulad sa ka-fa'il. Oh, yes. Okay, ganun po yan. At of course, depende rin niya sa tinatawag na kahulugan. Okay, na kahulugan ika nga ng verb. Halimbawa, kung sabihin natin ano, ay hindi akma yung kahulugan. Ang nababagay lang talaga dyan is fahasat. Kasi profession ang pinag-usapan dito, tapos may pasyente. Alam nga namang, i-ano mo, ikabit mo doon yung, sabihin natin, pinalayas. Isa man, di ba? Okay. So, back to ano, kapag Sister Layla? Yes po. Okay. Aki, fi, ta'allumil. تعلم اللغة العربية. عربيتي. Okay. So, akhi, no, imagine mo yung kahulugan. Akhi, ibig sabihin is my brother. Diba? Tapos, ang fi, تعلم اللغة العربية is sa pag-aaral. تعلم, ibig sabihin sa pag-aaral. Al-Lughat al-Arabiya ng Arabic language. Oh, so ano yung mga verb na available na nababagay dyan sa... Yusa iduni. Yes. Sa iduni? Yusa, are you sure? Iduni. Final answer? Yad Rusani. Yad Rusani. Binago mo yung sa iduni to, Yad Rusani. So final answer na po yun. Teka po, naasan dali. Ayun na po, Yadrusani. Opo, okay. Yadrusani. Okay, talagang deal na siya. Okay. Bibigyan kita ng ano, ng 50,000. Game ka na ba? kasi yung po ano, teka. Aki. Ayun na pong yung nauna na po, ito na yun. Teka pa. Yung isa po kasi tinutulungan tapos yung isa tinuturuan, Yadrusani. Yusa iduni. Ano pa ba? Mhm. Taktubina. Ano po, hindi ko pa masyado mabasa itong isang katabi nung ano. Yeah, itong isa yung tak, ano yung taktubina. Taktubina. Okay, taktubina. So ano? Din natulog. Sirit na po. Din natulog. Sirit na lang. Teka, tak na.
Okay, ano mga ano sagot mga kapatid? Yusa Iduni. Okay, ang tamang sagot ay Yusa Iduni. Yusa Iduni. Yusa Iduni. Yusa Iduni. Yusa Iduni. Okay, Yusa Iduni. Ibig sabihin kasi ng Yusa Iduni ay tinulungan niya ako. Yusa Iduni. Ini dito is ako. Tinulungan niya ako. So my brother, ang my brother dito, siya yung tinatawag na fa'il. Tagagawa ng fi'il. Okay? Aki, Yusa Iduni. Tulungan ang aking kapatid ay tulungan niya ako ni, tunalangan niya ako, yal mo takalim, fi sa ta'allumi sa pag-aaral ng Arabic language. Okay po, okay po. Jar wa majrur wa huwa mudaf al-lugati mudafun ilay man'ut wal arabiyatu na'at. You know? Okay po, Ustad. Good. Nasa ano pa lang po kasi ako lesson 3 nung module. Ah, mashallah, inshallah. At least magkaroon kayong idea, inshallah. Okay po. Okay, tawag natin Sister Hannah. Okay, tayo na po, Sister Hannah. Na po. Yes po, kayo na po. Ayo. Mata al-wajiba ya Fatimatu. Ayo, anong sagot? Anong sagot po? Yadrusan. Mata yadrusan. Wajiba ya Fatima to. Ang tanong saan po ba dyan? Ano po? Saan yung fa'il? Saan yung fa'il? Fatimatu. Oh, Fatimatu, sapagkat marfo. Okay, so since na siya yung fa'il, ano yung appropriate na fi'il para sa kanya? Kanamu? Ano po? Saan po? Ano po yung sabi mo? Kanamu? Hindi mo kabagay. Ha? Ano po? Kanamo po pero hindi man naman bagay. Alwagi po. Ano yun? Saan yun? So, tanamo. Okay. Hamat na so, tanamo alwagi by a Fatima to. Pinatulog na. Magdampo na na, Rob. Pinatulog na agad si Fatima. Alwagi ba? Ang alwagi ba yung assignment? Matatagtubina. Final answer? Aywa? Matatagtubina. Wajiba ya Fatima to. Okay. Simple yung yung parang object. Okay. Mata, pagtubina, wajiba ya Fatima. Kailan ka magsusulat ng assignment o takdang aralin o Fatima? Hindi na? So, naintindihan niyo po, Sir Hannah? Apo. Okay. So, tawagin natin si kapatid na Ali. Ali Kamay? Namastad. Okay. Okay. Ano yung basahin mo muna? Mata ya Aliyu. Ya Ali, ayo. Ano yung tama? Wag mo nang wag ka nang mamid doon sa mga kuha na kasi cakey na ngayon.
Teacher na nga yan, tapos kukunin yung mga pituliin mo pa. Teacher na nga. Tanaw mo, Ustad. Final answer? Final answer? Final answer po. Okay, tingnan natin. Okay, tingnan natin. Masalamat sa tanamo ya aliyo. Masyara, tabarakallah. Good. Okay, tawagin natin si... Okay, Farha. Yaba Farha. Wala, hindi na gumagalaw ang screen. Hello. Hindi na natat. Naglalag. Ano? Naglalag ba? Okay naman. Ito sa Zoom ba okay? Sa Zoom ba okay? Yan, okay yan. Okay. Yan, okay yan. Oh. Okay naman yung post natin. Oh, sige na. Saguti, basahin mo tapos. Al-Taliban. Al-Talibani. Farag. Ma'an. Ma'an. Kulla yawmi. Aywa. Kulla yawmi. So ano? Mal jawab? Al-Talibani. Yadrusani. Ma'an. Kulla yawmin. Masha'Allah. Okay. Anong ibig sabihin nun? Al-Talibani. Yadrusani. Aywa. Ang dalawang estudyante. Na lalaki. Aywa. Nag-aaral. Magkasama. Araw-araw. Ayun. Masha'Allah. Okay, so makikita po natin dito, Al-Talibani yung fi'il, so dapat ang verb ay angkop din na pang-dual. So dual yung fi'il, dual din yung nagamit yung verb. So Al-Talibani, yadrusani ma'an kulla yawmin. Masha'Allah, tabarakallah. Okay, tawagin natin si kapatid na Hasanor. Diba naman ka lang ito yan, no? Okay, from Gymkha na ba, no? Tapos kayo, Hasanor. Okay? Kapatid, ikaw na? Opo, opo, sir. Oh, ano yun? Parang may sound ah. Okay. Basahin mo muna tapos sagutin mo. Hal farag al-warba ya su'adu. Aywa. Ano yung pagpipilian dyan? Huwag mo nang kunin yung takey na ha, kasi takey na yan. Baka magkagulo pa. Yung available lang yung kunin mo. Hal tuhibbi na? Aywa? Al-warda? Ya, su'adu? Aywa, okay. Hal tuhibbi na? Al-warda, ya, su'adu? Yan natin? Masha'Allah. Hal tuhibbin al-warda ya su'ad? Anong ibig sabihin nun? Inok, ibubuyan na kaso. Ha? Hal tuhibbin na? Ano bang ibig sabihin tuhibbin al-warda? Hal. Kababayaan. Tag-ayong. Okay. Sinong pili mga translate ang Tagalog? Okay. O, anong gano'n po sa English? Walang problema rin po. Bisaya? Walang problema. Okay, ano bang ano? Saan nga komportable mag-translate? Sa Bisaya na. Sa Bisaya na tuhibbi na. Anong gusto? Gihugugma. Minamahal. Ikaw lalaki. Ikaw babae ka. Gihigog magkuha nimo. Gihigog mabani mo. Babae ka, gihigog mo. Oh, ang word nimo ang rosas. Rosas o gihigog mabani mo kanang rosas. Gihigog mani wang bonsai. O suado. Okay. Sabi, gusto mo ba ang bulaklak? Ayan, lagi man ang gugma lagi. Ayan pala, gusto mo. Nagugustuhan mo ba bulaklak? Ang bulaklak o suado? Nagugustuhan mo ba yung bulaklak o suado? May hugot okay. Na naman siya sa dyan sa ano, gugma.
Okay. Okay, kanunay, gihugog makita kanunay. Okay. Mashallah tabarakalla. So ngayon na dadakot tayo ngayon kay Absal. Sure dito si Absal kasi dalawa lang pagpipilian. Alhamdulillah ang pagdala sa huli. Okay. Ra'aitu at-tullaba blank ila an-nadi. Aywa. Nadi. Nadi lang. Nadi lang yan. An-nadi. Aywa. Ra'aitu at-tullaba dhahabu ila an-nadi. So ang sagot is dahabo. Oo. Ha, okay. So ang tulaba anong diyan? Anong case niyang ano bakit siya nagiging mansub? Mapul ano siya. Mapul. Ay fa'il. Fa'il? Mapul. Ra'aitu tulaba. Mansub ba? Kailan pa naging fa'il? Maf'ulun bi. Okay, ang sagot is ra'aytu tullaba dhahabu ilan nadi. Okay, so nakita ko paano yung Tagalog niya, paano isalin? Nakita ko ang mga estudyante pumunta sa an-nadi. Ano yung an-nadi, Ustad? Ang nadi is gym. Ano po yan? Gym. Sport complex. Gym. Or gym. Hindi siya, pareho pa siya ng Astad o ano? Ano yun? Ano? Astad. Ano? Astad? Ano siya? Gym, parang malaking ano din, gym na. Hindi ko, ano, ambut ni mo yung sa manang Astad mo. Ganun kayo, ganun kayo. Disurap. Binigyan ka na naman bagong kalimusan. Okay. Si Bro Ali, nadaanan na yan yung Astad na King Fahad. Ano yun, bro? Nakita mo ba yun? Stadium yun. Studio, stadium yun. Stadium. Stadium yun. Ganyan mo, stadium. Okay? So, swerte itong nasa huli si Sister Asnia. Wala nang ibang option kundi. Sana all. Wala nang pilihan. Okay, Sister Asnia. Astad. Yes, kayo na po. Kola basahin ko na lang. Kola yes, friend, basahin niyo po. Kasama na kasama rin yung sagot. Hal ay tumul. Hal ay tumu. Aywa. Nuzula. Aywa. Hal aji minas sama. Minas sama ay ansa. Amsa, okay. So, hal ra'aytum nuzula thalji minas samai amsa? Ngayon, itagalog niyo po yun. Hindi ko po alam. Hal, ibig sabihin ng hal is, hal ra'aytum, nakita ba ninyo ang nuzula? Ano ibig sabihin ng nuzula? Nuzula. Galing sa itaas, baba. O anong ibig sabihin nun? Pagbagsak. Pagbagsak. Okay. Nakita ba ninyo ang pagbaba? Okay. Ang salji? Ano yung sabihin ng salji? Salji. Pagbaba. Salji. Okay. Pag December, anong mano? Pag may December. Okay. Ice. Yellow. Snow. Yellow. Ah, Santa Claus kasi pag December. Sabihin, salji is niebe. Okay, nakita niyo ba ang nakita ba niyo ang pagla ang pagbaba ng niebe? Pagbagsak ng niebe minas samai. Minas samai sa kalangitan. Okay, amsa. Ano ibig sabihin ng amsa? Kahapon. Kahapon. Ah, kahapon. Okay? Yes, kahapon. Mabruk. Amsa. Yun. So ang tanong ko sa iyo ngayon, anong i-arab ng nuzula athalji? Patay. Nuzula. Ang kalahat. So, meron ka ng raito, which is fail at saka fail. Nuzula athalji. Of all.
Nudula. Nudula. Okay. Maf'ul po ba? Yes, maf'ulun bi. Tapos? Bukod sa maf'ulun bi, ano siya? Mudaf. Mudaf, good. Ang salji ay? Mudafun ilay. Mudafun ilay, mashallah. Good, mashallah. Good job. Mashallah, sana all. Okay. Ngayon, dadako tayo ngayon sa, of course, Quran exercises, mga kapatid. Okay, Ronron. It's your turn. Okay, basahin mo muna ang aya, Suratul Masad. Tapos, mga katanungan pagkatapos mong basahin. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Okay, tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Ang tanong, unang katanong ko saan, saan diyan yung fi'il? Fi'il. Fi'il yada. Fi'il yada. Ito? Opo. Paano mo nasabing fi'il yan? Feel mo lang? Pa. Tabat. Tab. Okay. Tabat. Ang fi'il ay tabat. Ano pa? Bukod sa tabat, saan pa yung fi'il? Watab. O, si ano lang yung sasagot, Ron? Lahab. Lahab, ginawa mong fi'il. Tab. Okay, tab. Okay. Now dito, atabat, anong klase ng fi'il yan? At sa kataba, anong klase ng fi'il? Tab, fi'ilul madi. Okay, fi'ilul madi. Okay, ang tab, fi'ilul madi. Anong pagkaiba ng tabat sa kataba? May ta'anit yung tabat. May tao ta'anif, ang tinatawag na tabat, at ito ay walang ta'anif. Okay, opo. Good. So, kung ito ay may tao ta'anif, saan ito tumutukoy? Aha? Pangbabae po, Stas, Yes, babae. Oh, babae na sino? Okay, good ah. Kasi babalikan kita mamaya sa katanungan niyan kung saan tumutukoy 'yan. Now, tabat. Opo. Ang pangalawa dito, saan dito yung tawag diyan, yung isim. Isim Abi Lahab. Abi Lahab. Okay, 'yan lang. Opo. Okay. Tapos yada bukod. Yada isim din yada. Yada isim. Okay, bakit? Ang bakit mo na sabing isim 'yan? Ay hindi pa fail pala ustaz. Fail din pala ustaz. Yada fail. Oh, fail. Okay. Sigurado ka fail yung yada? Hindi. Ay hindi ustaz. Yada. Kamay pala kamay. Oh, kamay, paano naging fail yung kamay? Isim. Okay, isim yung kamay. Yung tinatawag na isim. Yan ay tinatawag na isim. Okay? Ang yada, okay. Anong original ng yada? Yad. Yes, yad. So, bakit yadun siya nagkaroon ng yada? Yada. Bakit siya nagkaroon ng yada? O, bakit kasi siya mayroong bakit mayroon siyang fatha? Mapolong bi. No. Hindi siya mapolong bi. Ay, di, no. Tabat yada. Okay. Ang yada, original yan is yadani. Ah. Yada. Ibig sabihin, dalawang yada kamay. Dalawang kamay yada yan. So, ang kung pag-uusapan natin ng case niyan ay marfo. Okay, marfu'un. Okay, marfu'un 'yon. Bil so alif. Yes, okay? Marfu'un. Malinaw? Fa'ilun. Okay, at the same time siya ay fa'il. Ito yung fi'il at ito yung fa'il. Malinaw? Marfu'un bil alif li'annahu musanna. Bakit din siya tinatawag na musanna? Dual siya.
Okay, ang marfo ng dual ay ang marfo ng dual ay alif. Subalit ang tanong, nasaan ang nun? Bakit nawawala yung nun? Supposedly yadani. Tabbat yadani. Bakit nawawala yung nun? One nun. Aha. One nun mahdufun lil idafa. Masha Allah. Ang nun diyan ay nawawala dahil sa pa dahil siya mudaf. Yeah. Okay, pakatandaan natin kapag dual usapan, pag dual ika nga nawawala kapag nasa kalagayan siya ng idafa or mudaf, nawawala ang nun. You know? Na kung kala tabbat yada abid, ang original niya is tabbat yadani abi lahab. So since na siya ay mudaf, so nawawala ang tinatawag na nun. Okay? So mudaf, so ang abi ay, kung siya ay mudaf, ano ang abi? Mudafu ilayhi. Mudafu ilayhi. Tapos bukos sa mudafu ilayhi, ano pa siya? Wahua? Wahua majrur. Wahua mudaf. Okay. Mudafun siya at the same time, mudafun ilayhi. So dalawa yung kanyang papel nito. At sa mudafun ilayhi. Ibig sabihin, yada mudaf, abi mudafun ilay, wahua mudaf, lahabin mudafun ilay. Naintindihan mo, naintindihan mo kapatid? Na, opo. Okay. So mudafun ilay siya. Okay, now, ibig sabihin, ang tabbat yada, ang tabbat dito, tumutukoy sa yad. Subalit, ang tabbat dito, saan tumutukoy? Kasi ang tabbat, okay, ulitin natin. Ang tabbat dito ay tumutukoy sa yad. Yad. Aywa. Ang tabbat dito saan tumutukoy? Ang tabbat. Kasi ang tabbat dito tumutukoy sa yad. Aywa. Bakit mayroong tao at taanis dito? Dahil nga ang yad ay pang babae. Di ba nakuha natin sa mga naunang naunang lesson natin na anumang parte ng katawan na may pares pang babae. Okay, so ang yad may pares siya, so pang babae ang yad. Na kung kaya ang verb na gagamitin ay pang babae, tabbat. Okay? Tabbat. So balik ito ay tabba pang lalaki. Na kung kaya saan tumutukoy ito? Abi lahab. Okay, tumutukoy ang kay Abu Lahab. Okay? Sabihin dito, it is specifically sumusum iba talagang kapinsalaan ika nga pala tabbat, ito ay isang tinatawag na okay tazmim ika nga o madhmum, isang panalangin ika nga nakasiguraduhan ng kapinsalaan at kasawian sa kamay, okay, ni Abu Lahab at kasawian sa kanya, so in-emphasize ulit at dito na tumutukoy sa kanya mismo at hindi na sa kamay, to emphasize na ganun ang pagkawasa kay Abu Lahab. Ano yun? Pinanggit na lang pangalan niya, no? Alam niyo ba ang itong Suratul Masad, kapatid, na ito ay isang pangako ng Allah kay Abu Lahab? Ibinaba na itong Suratul Masad habang buhay pa si Abu Lahab. Hindi talaga nag-Muslim. Isang patunay na ang Quran ay totoo. Kasi kung hindi totoo ang Quran, at least gagawa ng senaryo si Abu Lahab na kahit magkunwaring siya yung Muslim at magsabi ng La ilaha illallah para lang mapasinungalingan niya ang Quran na hindi totoo na siya ay mapupunta ng impyernong apoy. At least mag-Muslim man lamang siya. Pero hindi nagawa eh. Isang challenge ika nga na ang Quran ay totoo. Masyam. Diba? Kasi binabayan habang naririnig niya Abu Lahab yung ayan na yan, yung tinatawag na sura na yan. Allahu Akbar. Ninaw at yan maganda yung tafsir niyan. Meron tayong tafsir niyan eh. Tafsir ng Surah Al-Masad. Okay, tawagin natin si ano for sa StreamYard, Sister Aisha Snain. Okay, pakibasa po. Sister Aisha, okay. Sige po.
Ma agna anhu maluhu wa ma kasaba. Okay, wa ma kasab. Okay. Dito, saan dito yung tinatawag na ano? Saan dito, una-una, saan yung verb? Agna. Okay, good. Ang verb ay agna. Ang verb ay agna. Ano pa? Anong klaseng verb yan? Anong klaseng verb? Madin, mudari, amar, ano? Madi. Okay, felon madi. Good. Ano pa yung verb? Anho. Anho? Verb? Maluho. Maluho, verb? Wala nang verb, Ustaz. Sigurado? Meron pa. Isa pa. Wama. Hindi. Kasab. Meron pa. Kasab? Ha? Yes, another kasaba. Is? Yes, another is? Kasaba. Okay. At ang verb na yan ay fi'lun madi. Okay, fa'iluhu mustatir wal jumlatu sila. Tayib, pangalawang katanungan, saan dito yung tinatawag na harful jar? Harful jar. Ma. Hindi. Harful jar, yung fi, ila, ganon, ah, ganon, ala. Okay, ano, dalaw yung lahat, anho? Anho. Okay, ang harful jar is an. An lamang, okay? Hindi kasal yung ho, kasi ang ha is damir. Nina? Ang ho ay damir. Okay, good. Ang isim, saan yung isim dyan? Maluho. Lahat yung buong maluho? Mal lang, mal. Mal. Okay, mal. Yan po yung tinatawag na isim. Yung ha dito, ano yung ha dyan? Yung ha, anong tawag dyan is? Damir? Al? Munfasil? Or yung isa? Mutasil. Okay. Mutasil. Good. Okay. Yung wow dito is ma'atuf, of course. Now, ang tanong dito, yung ma, ano itong ma na ito? Isang ma, actually dalawang ma. Okay. Now, sasagutin natin. Ang ma dito, dagamat puro ma, pero magkakaiba sila ng posisyon. Ang ma dito ay, ang ma na ito dito ay ma? An-nafi. Okay, nafiya. Ma-an-nafi. Okay, itong ma na isa ay? Ismun? Mausul. Ismun. Rabdi ala sukun fi mahal. Okay, mashallah. Ismun nafiya. Ma'un nafiya. At yung pangalawang ma ismun. Mausul. Natin ay relative pronoun. Now, ang i-rab dito, ma nafiya, of course mabni al sukun la mahalla laha min al i'rab aghna fi'lun madi, of course. Okay, al fa'ilu damir mustatir taqdiruhu huwa annahu muta'alliqan bil fi'l jar wa majrur. Okay, maluhu fa'il, actually sa if malu isma'il, ma aghna anhu maluhu. Ito yung tinatawag na ano. Okay, ito yung fa'il. Ma'agna anhu maluhu. You know? Yun yung fa'il niya. You know? Yeah. Then, of course, fa'il. Wahuwa mudaf. Hu mudafun ilay. Fa'il wal jumlatu musta'nafa la mahala laha. Wa ma kasab ismun mausul ma'utufun ala malihi. Kasab ma'udin fa'iluhu mustatir wal jumlatu wal jumlatu silah. Tayib, tawagin natin si ano, nag-excuse si ano, si Sister Sadaria. Okay, tawagin natin si Layla, Sister Layla.
Okay? Ay, wala si Laila. Okay. Kasi kapatid na Ali Kamay. Ikaw na? Ikaw na? A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Sayasla naran zata lahab. Sayasla naran zata lahab. Saan yung fi'il? Saan yung fi'il? Yung sayasla, Ustad. Okay, sayasla yung okay, fi'il. Okay, sayasla yung fi'il. Bukod dyan, ano pa? Bukod dyan, ano pa? Sayasla naran zata lahab. Da. Hello, Ustad. Hello po. Meron pa ba? Mamaya na po kayo. Hello. Mamaya na po kayo. Okay. Okay. Mayroon pa ba? Mayroon pa ba? Di ako sure, Ustad. Yung sa data? No, hindi siya fail. No, hindi siya fail. Okay. Wala nang iba, okay. Yan lang. Wala na yata. Yan lang. Okay. Okay. Yung isim, saan yung isim? Saan yung isim? Yung naran. Okay, naran. Okay, tapos? Naran. Tapos? Lahabi. Lahabin. At saka lahab. At saka lahab. Okay. Okay. Good. Sayasla. Anong klase sa ng fail yan? Anong klase ng fail? Sayasla. Failon. Failon? Failon? Failon. Nabilang pa siya sa mudari, Ustad? Yes, mudari. Siya yes, ay felon? Mudari. Siya ay felon? Mudari. Mudari. Okay? Okay. Good. Ang sin dito, alam mo kung anong iyang sin dito? Di ba nakuha natin yan? Napaluwanag mo na yan. Nalimutan ko lang yung sin, yung malapit. Kumbaga, kasi magkaiba siya sa saufa. Sa future, lil mustakbal. Sa future, lil mustakbal. Ang sin dyan ay para sa mustakbal. Okay. Mudari on, fa'ilu. Now, ang naran, anong naran? Anong posisyon ng naran? Anong posisyon ng naran? Naran is maf'ulun bihi, Ustad. Maf'ulun bihi, good. Maf'ulun bihi, good. Maf'ulun bihi. Ang that, anong that? Anong that? That, that. Okay, darf siya ng... dito, Ustad? Okay, darf? Hindi, darf. Sifa. Hindi, darf. Sifa. Yan ay? Sifa ng nar. Sifa ng nar. Okay? Okay. Okay, sifa to nar. Wahua mudaf. Nar, wahua mudaf. Lahabin. Mudafun ilay. Mudafun ilay. Okay. Pag-jumla. Pag-jumla. Jumla. Tama, mahala liha. Tama, mahala liha. Okay, tawagin natin okay, si... Okay, tawagin natin si... Sister Laila. Okay, kayo na po. Hello po, Ustad. Hindi pa yes, po ako marunong dyan. Ah, okay. Sige, sige po. Manonood okay, lang po muna. Si Hasanor. Fadal Hasanor. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mura'atuhu hammalatal hatab. Aywa. Now, ano yung wow dito? Wow? Pag imrato siyang first imrato mubtada po. Mubtada. Wahua. Yung ha dito, anong tawag ng ha dito? Mubtada. So, yan ay mubtada? Yeah. Okay, of course, itong imrato po ay mubtada. Pero ang imra dyan at saka yung hu, ano ang posisyon? Hindi. Khabar po. No. Mubtada tapos khabar at the same time. Pwede ba yun? Pinag-combine yung okay. Ang mubtada, ito yung kabuang wamratuho. Kasi waw, ito, waw, itong waw na ito, itinatang na waw harf. Imratuho, yan po ay itinatang na mubtada.
Subalit, gusto kong ating isa-isa ng Imra at to plus Ho. Ano ang posisyon dyan? Mudaf. Masya Allah. Imra at to mudaf. Okay. At ang ha, Damir al-Muttasil, mudafun ilay. Okay, mashallah, tabarakallah. Mabuhin ala, alasso ala ala dhammi fi mahali jarri al-idhafa. Okay? Tapos, hamalata. Ano siya po? Mamuraadu hamalata al-khatab. Masu'ilun bihi po. Okay, maf'ulun bi. Ang tanong, saan yung fa'il? Saan yung tinatawag na fi'il? Kung maf'ulun bi yan. Wamura'atu. Yung wamura'atu hammalatal hatab. Diba? Diba usually kasi hindi pwede magkakaroon ng ano yan, mudaf ng maf'ulun bi kung walang fa'il o walang fi'il. Okay, ang fa ang fi'il diyan ay mahdhuf. Mahdhuf okay. Taqdir. At taqdir at ang taqdir diyan ayon sa ating mga ulama ay adham. Ang ibig sabihin ay talagang siya ay denigrade. Ibig sabihin ay talagang ibinababa siya. Okay? Dahil sa kanya tinatawag na katangian. Anyway, yan po ay tinatawag na fa'ulun bi. Wal fi'il hu taqdiruhu. Adam al-khatab wa huwa mudaf al-khatabi mudafun ilay. Okay, mudafun ilay. Barakallahu fik. Now let's call Abu Absal. Absal Ustad. Yes apa. Okay, ikaw na po. Sige. Fi jidiha hablum mim masad. Fi jidiha hablum mim masad. Good. Ang tanong is fi. Ano yung fi? Harful jar. Okay, jidiha. Jidiha. Ano siya? Mudaf. Mudaf nilay. Okay, mudaf. Mudafun ilay. Good. Okay, fi jidiha jar wa majrur. Mudafan sa ka, mudafan ilay. Good. Okay, fi jidiha. So, balit ito, fi jidiha, kapatid, ay khabar muqaddam. Ibig sabihin na unang khabar. At ang habalun ay, ang hablun ay mubtada muakhar. Mubtada muakhar. Okay, ibig sabihin ay nahuling tinatawag na mubtada. Okay? Wal jumla ismiya, khabarul mubtada. Ito yung jumla ismiya. Hablun min masad. Okay, fi jidiha. Yung simbol jumla. Yes, hindi siya simbol jumla. Ito from dito, from here. Okay, uh-huh. Ito yung tinatawag na sabi nating kabuuan ng tinatawag na mubtada, hablum mim masad. Okay? Saan ang mubtada? Yes, nahuli. Na kung saan ang mubtada binubuo ng phrase, binubuo ng jumla. At ang jumla na ito ay ismiya, since nagsisimula sa tinatawag na isim. Maninaw? Hablum mim masad. Okay. At itong tinatawag na khabar, fi jidiha, jumla din siya, na kung saan shibhul jumla, dahil nagsimula sa tinatawag na harful jar. Dinaw? So kapag ating hahatiin, itong fi jidiha, khabar, mubtada, muqaddam, naunang khabar, at ang hablum mim masad, mubtada, muakhar, na huling tinatawag na mubtada. Okay? Mubtada. Yan yun. Good, pero kung ating isa-isahin, of course, walang duda, sabi nating hablon ito ay marfum biddam wa mubtada marfum biddam. Of course min masad, ano yung tinatawag na ano na min masad? Harf jar wa majrur. Okay, jar. Okay, good. Ito ay tinatawag na jar wa majrur. Subalit mayroong special na ano irab dito, ito yung tinatawag na sifa. Sabi ng mga ano natin sifa? Sifa halli raf'in na'at. Okay, sifatu lil habal ika nga. Ito yung sifa ng tinatawag na habal. You know? Yun po yan. Mm-hmm. Okay. Sifa siya ng? Sifa siya ng habal. Habal. Nang sabi ng katangian. Katangian siya. Description siya ng sabihin natin ng habal. Kasi ang habal ibig sabihin ay lubid. Mula lubid. Sa masad. Masad. You know? So
So, ibig sabihin sa kanya yung masad, Ustad? Ang masad, ito ay parang sinasabi, may isa sa mga hibla, may isa ano ng palmira, depende, maraming ano yan, tafsir ng mga ano, ulama. Yung pang hikot. Yes, pang tali. Oh, pang big, 'di ba? Kasi ito yung ito'y magiging parusa ng asawa ni Abu Lahab na si Ummu Janil sa araw ng paghuhukom. Ibig sabihin, yung ayan na ito ay talagang nakaano na, naka-address sa dalawa. sa dalawang mag-asawa. Kasi ito yung ito kasi bagay siyempre yung asawa ni Abu Lahab sumusuporta kay Abu Lahab sa kung ano yung katarantaduhan na ginawa niya laban kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sa mga Muslim. So ito yung dalil ika nga na sino man ang sumuporta doon sa sabi nating kufor at higit lalo sa shirk ay walang duda ay kaakibat niya yung parusa sa araw ng paghuhukom. You know? Okay. Ummu Jamil. Ummu Jamil. Kasi yung kanyang ginagawa, alam niyo ba na isa sa mga napaganda ng tafsir ng Suratul Masad, yung ginagawa ni Ummu Jamil, di ba naglalagay siya ng mga tinik sa daan? Di ba? Naglalagay siya ng mga tinik sa daan. Yun, kasi yun yung katangian ng mga walang pananampalataya. Samantala, ang katangian ng mga pananampalataya, nag-aalis ng tinik sa daan. Oo, tama. Ganda ng kasabihan na yan. Di ba? Nasaksun na yan, di ba? Isa sa mga iman, ika nga, sign ng iman. Tinik na ng daan. Yes, pinakamababang ano ng part ng bahagi ng iman ay imatatul adhaan minat tariq o anat tariq. Yung pagkuha ng mga tinik o ano man nakakasagabal sa daan. Kung ikaw ay nakakasagabal sa daan, nararapat kang kunin at alisin. Alam mo ba yun? Yun. Grabe ah. Kung politika na yun ah. Okay. Okay. Okay, last ano muna tayo? Nandublian? Okay. Far Abu Farha. Uy, ayaw, saying ikra. Na tayo, saying. O Abu Farha, ikra. Aqallun nasi ayo sururan hasad husudi aqallun nasi ayo sururan al ano yan? Husudi ano yan? Okay, mali yung ano, okay, hindi ko na edit yung ano yung meaning niyan, actually mali yung meaning niyan, hindi yun ang meaning niyan mga kapatid. So ano yung tama? Sururan, tapos? Husudi. Anong husudi? Al-hasud. Al-hasud. Okay, al-hasud. Pero anong haraka sa dulo? Sururan al-husudu. Al-husudu. Al-hasudu, hindi husudu. Al-hasudu. Okay. Ang tama is, aqallun nasi sururan al-hasudu. Alam mo ang ibig sabihin nun, mga kapatid? Actually, mali yan. Okay? Mali yan. Sa English, mga kapatid, an envious... Yan ba? An envious person. People. Oh. Okay, ang envious person is the unhappiest. Husud. Ang mga maingiti na mga tao, yaong mga siloso. Ang mga walang kasiyahan, ikang ang mga kakaunting kasiyahan ay yaong mga taong ingitiro. Yan ibig sabihin noon. Saan? Ustad. Tama ite, yes. Saan din yung happiest na ano, yung sururan, masururan, parang ganun? Frosuror, yes, happy. Yun mga kapatid. Al-hasud. Al-hasad. Ano masururan, bilikaik, parang ganun. Ang pinaka, sabi natin, ang maiksing kaligayahan, ika nga. Ang mga nagtataglay ng mga maiksing kaligayahan, yung mga hindi masaya, kasi mga bitter nga, di ba? Yung mga ingitero, mga bitter person. Envious, ha? Ha? Huh? They are bitter person. Di ba sila yung, actually po, yung apalaya, hindi po kinaan yan, iniugali yan, kinakain po yan. Mga toxic people.
Off na. Tama, di ba? Tama, hindi. Opo, Stads. Tama yan. Tama. Kaya sila nainggit kasi hindi sila masaya. Parang ganun. Oo. Di ba totoo yan, kapatid? O, kaya mga mainggit dyan, tabi-tabi po ha. Walang personal. Ito ay trabaho lamang. Okay. Bro, Ali, ano, baka natulog ba? Stads, ano yung, yes, ano ng husud at anong pinagkaiba ng hasad at yakid? Hakad, ang pinagkaiba, ang hasud ay dalawang sabihin natin ay mas matindi ang hakad sa tinatawag na hasud. Ang hasud may inggit, inggit pero walang halong minsan hinanakit at saka puot. Ang hakad, yun yung mayroong halong puot, yung labis-labis sa pagkaingit na halos patayin kanya, halos paglamayang kanya, halos gano'n, yun ang sabihin ng hakad. Isulat mo, Ustad, yung isang ano niya. Subhanallah, naglobat. Naglobat niya sa cellphone ko. Pakisulat niya, Ustad. Yan. Al-Hakadun. Hek. Okay? Hek-dun. At yung mingril. Iba naman yun, Ustad. Ha? Mingrilin. Ano yun? Ang gilin naman ay marami. Depende sa tinatawag na ano. Mayroong gilin na sabihin natin may tawag dyan. Ano ba yung ano? Ano sa ano? Okay, hindi ko alam. Papantak ng papantakin kanya kasi sobrang hekid din na hekid eh. Oh, yung mga may kasamang tinatawag na ano ba? Babarangin kan. Oh, talagang gagawa siya talaga ng paraan para mawala mano sa iyo. Yun yung tinatawag na hekid. Dalang bang ang sama ng tingin sa iyo? Karumal-dumal yung tingin sa iyo, mga ganyan na halos papatayin ka na sa pamamagitan ng ng paningin. Okay. Grabe no. Yun po yun. Yun okay, yung tinatawag. Shukran, Ustad. Shukran. Okay. Ang ghil naman, ang pag sinabi ng ghil, ito yung sa Arabi, al-adawatu wal-hekdil kamin. Okay. Yun. Isa sa mga synonyms ika nga ng hekid. Yun yung tinatawag na ghil. Okay? Yung yes, al-hekdil kamin. Yun yung sabi natin yung ang hekid kasi maaring show pa yung kanyang pagka-inggit eh. Pero yung tinatawag na ghil, talagang dinidibdib niya na hindi mo mahalos mamalayan. Oh. Ang ngiti-ngiti lang ba no? Yan, ba, alam mo yon yung mga tao na sobrang inggit sa iyo, na akala mo pagkaharap mo ay nakangiti sa iyo tapos pagkatibo anong umaaper pa sa iyo, kumusta bro? Ganyan ganyan. Yung pala deep inside, meron siyang malalim. Ngiting aso yun, Ustad. Okay. Kita mo pag nagangiti yung aso? Yung ngiting aso? Yes, yun po yun. Mumingiti ba yung aso? Mumingiti yung mga aso? Pagmuha ko na kayo talaga dyan. Mangingiti pag may buto. Pag may buto, mumingiti. Okay, ibigay natin ang huling ano. Ang huling ano kay kapatid na wala na si Ronron, ano? Ronron? Okay? Bali, hindi po. Okay. Ito na po para sa yung huling ano? Oh, kang matindi to. As-sihhatu. As-sihhatu. Tazun. Aywa. Ala ruusi. Aywa. Al-as'ai. Al-as'ai. Tajo sa'yo mo. Ruusi, al-as'ai, ganun ba? Ala ruusi. Opo, tama, opo, Ustaz. Okay, tapos? La yarahu. La yarahu. Illa. Al-mardi. Al-mardi. Final. It's the final or not? Ilal marda. Tama. Marda, Ustaz. Ilal marda. Opo. So it is final. Opo. Okay. As-sihatu. Sihatu. Tajo. Tajo. Ala ruusil ashai la yarahu illa al marda.
Ganun ba? Opo. Wrong? Oh. Point wrong? Biglaan, grabe. Sa isahin natin, walang war- okay. Walang warning. Agad-agad eh. Okay. Wala man lang warm up eh. Okay, tawagin natin si ano, tawagin natin si Absal. Absal, sa palagay mo, ano yung tama? Sa palagay ko, hindi rin ako makatama, Ustad. E ano mo, try mo. Asihatu. Asihatu? Oo. Tajun. Tajun? Ala ruusi. Ala ruusi? Ano yung ibig sabihin ng al-saha, Ustad? Ibig sabihin ay mga ano, mga sabihin natin ay ayun. Yung mga mga sa mabuting kalusugan, mga taong mabuting okay. kalusugan. Al-asha oh, ang haba nung kapatid. Al-asha oh. La yarahu ilal marda. La yarahu ilal marda. Okay, malapit ka na sa tama. Meron kang okay. isang mali. Meron kang isang okay. mali. Ruusin. Ruusin? Lalo mo pang minali. Ay, kunin mo na. Ruusin. Ashai. Ano, paano? Ashai. Ruusin, ashai. Mali. Hamza. Mali. Taji. Alam mo Taji, lalong minali. La yurahu. Ang mali dito ito. Ayan. Ano po yan? Sister Asnia. Pagpila na Sister Asnia. In. Po, parehas dun sa una. Asihao. Asihao. Paano po? Paano po? Dun sa una po. Ano yung una? Hi asihao. Oh. Ano po? Noon asihao ganyan? Opo. Mali? Mali din? Ala rusil. Asuhao. Ano na suha na nang usan mga dugo? Tunod na buong una. Ala asihao. Al-ushahi. Ang dabro, Al-ushahi. Okay. May suha na eh. Okay, so ano? Okay. So ang tamang sagot po ay... Ushahi. Al-ushahi. Ah, dubon it. Okay. Ushahi. Ushahi, dapat... Dapat sabi natin yan, yan po yung plural ng sahi. As-sahi. Jama yan ba yan? Jam o taksir ba yan, Ustad? Ng, ano? Siha? Jam o taksir ba yan ang siha? Jam o taksir ng sahi. Ayan. Okay. As-sahi. Yes. As-sahi, ibig sabihin yung healthy person, yung walang sakit. As-sihahi. Hmm. Ano na? So pag maramihan na mga healthy person, asihai, asihai, al-asihao. Okay? So asihatu tajun ala ruusil asihai la yarahu illa al-marda. Good health is a crown worn by the healthy than only the ill can see. Ibig sabihin dito na ang kalusugan, ang mabuting pangatawan daw ay isang corona na isinusuot sa mga ulo ng mga taong walang sakit na hindi nakikita ito maliban lamang sa mayroong sakit. May sakit. Ay, you know? Oh, grabe naman, no? Ang lalim diba, ng ulit yan. Totoo naman po yan kasi bakit saka mo lang makikita yung kagandahan ng kalusugan at yung biyaya ng kalusugan kapag nasa karamdaman ka. Diba? Sahi. Hindi mo ba yung mga taong nasa mabuting kalusugan umaabuso sila. Kaya inaabuso tama. Inaabuso nila yung hadith. Oh, yes, totoo yung hadith, di ba? Na tama yung hadith na gagawin mo yung lima bago ka datna ng lima. Ikdanim khamsa kabla khamsa.
Diba? Bago dumating yung ano, sabihin, pasamantalahin mo, pagyamanin mo ang lima bago pang dumating ang lima. So, isa sa mga nabanggit doon, ang iyong kalusugan bago kalusugan pa dumating ang iyong karamdaman. Yeah. Mm. Saka mo kasi ma-realize na, diba, pag halimbawa, wala kang coronavirus, so, maabuso ka. Pag mayroon kang coronavirus, sasabihin mong sana, ganito na lang yung ginawa ko. Di pa ako magka-coronavirus. Pasabi diba? Ka, sana all. So yun po yan, mashallah tabarakallah. So hopefully meron kayong natutunan hindi lamang sa Arabic bago sa mga bagay-bagay. Barakallahu fi kum kathir. Jazakallahu khair. Pag-ingatan ng Allah. Tanong. Bukas anong oras ka mag para mag-alarm ako kasi nahuli na lang ako palagi. Ay, late wala, ka naman. Wala bukas. Wala bukas, bro. Monday po ako, Monday pa po, inshallah. Thursday po, Ustad. Ay, sorry. Thursday pala, meron ako kasi bukas. Out of town pa ako bukas. Okay, Thursday. Anong oras? Alas 9 po or 9.30 or 9 or mako. Ibig sabihin, between 9 or 9.30. Oh, mag-alarm ako ng 9, inshallah. Okay. So, inshallah, mga kapatid. So, huwag ninyong kalimutan yung ano ha, yung ano ninyo, yung mga verb na nakuha ninyo sa, dahil gagawin po ninyo yung mga verb na nakuha ninyo, gagawin nyo sa Jumla Al-Mufida bago natin umpisan yung ating lecture susunod, which is section 3 ng lesson 16. So, magkaroon muna tayo ng practice mula doon sa nakuha yung verb na kanina, okay? Okay, inshallah po. So gamitin nyo po yung sa Jumla, inshallah. Barakallahu khair wa barakallahu fiik. جزاكم الله خير واخر دعوانا الحمد لله سبحانك وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته الله يحفظكم امين يا رب Thanks for watching, drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe my YouTube channel, Alimuddin Onofre Ilyas. Thank you.